Okay, ayan po mga kabigkis. Natunghayan po ninyo ang aming mag-aaral sa senior high school, no, ng University of San Jose Recoletos. Siya nga po pala ay nagwagi sa aming patampalak na kanta okay noong nakaraang pagdiriwang ng buwan ng wika po namin. Kabigkis, Alright. Annaline, hindi ako makaget over kasi napakahusay ng bata. Alam mo yun, pwede siya talaga, Oh The God, Clash. Pwede natin siya grabe. ilaban sa The Clash tapos ibabagoy natin ng dulo. Hindi, syempre hindi natin sasabihin isa laban sa lahat. Kundi The Clash, Big Kiss, para sa lahat. Diba? At makikita natin sobra. Kanina sabi ko, hindi ko mailarawan yung nararamdaman ko kasi ang galing, napakahusay ng bata. Sobra. Talaga, no? Ako din hindi ko mailarawan ano ba itong aking nararamdaman na dito sa school, okay lang, chill lang, pero pagdating dito, aba, ibang klase ng hatak, no? Talagang nakaka-inspire at sadyang napakatalentado ng ating mga mag-aaral. Na? Mantakin mo, di po ba, Sir John? Tama ka. Eh, tama ka, Kabigkis Annaline, kasi dapat nating ipakita na ang ating mga mag-aaral ay humuhusay din dahil sa mga gurong nagtuturo rito. Correct. Ano ako, ng bawat guro sa araw na ito ay nagkakaroon ng paghahasa ng mga husay ng ating mga mag-aaral at darating ang panahon na ang Banfield ay hindi na lamang para sa mga guro, kundi magiging bahagi na rin dito ang ating mga estudyante. At naniniwala ako na sa tulong ng ating Pangulo, gayon din ng ating founder ng Banfield, ay magkakaroon tayo ng pagpapalawak ng ating programa o ng ating organisasyon. At naniniwala rin ako sa tulong ng ating mga miyembro ay magkakaroon pa ito ng mas malawak at magiging bahagi nito ang ating mga mag-aaral tungo sa pagpapayabong din ng intelektualisasyon ng wikang Pilipino sa ating bansa. At gayon din pala, Kabigkis Annaline, pauna na rin pala ang ating pasasalamat sa ginawang layout ng ating Kabigkis William. Kasi napakalaking bagay noon sa ating lahat. Sir William, maraming salamat. Okay. Thank you. All right, thank you po Sir John. Ano, tunay nga po di matawaran yung mga sinasabi ninyo. Syempre sa po magmamana yung ating mga mag-aaralan, no? Di po ba talaga dapat magmumula sa atin dahil tayo po ang kumukubog. Kaya, Ma Michelle, no? Bukod tayong pinagpala dahil nga po ay kasapi po tayo ng samahang ito na siyang may layunin na tulungan ng isa't isa upang makapaghanda tayo ng mga mabubuting mamamayang Pilipino sa hinaharap. At now sa yugtong ito ay magalan ko pong inaanyayahan si Dr. Rosel Salis Batang, propesora po ng Isabela State University ng Cagayan Isabela College of Education, upang ipakilala niya ang ating unang tagapagsalita. Maraming salamat, Kabigkis Ann at Kabigkis Arjan. Sa ating mga masigasig na kabisig ng lupon ng mga tagapamahala ng ating organisasyong Banfield, mga kapag-guro, mga estudyante na mga panauhin namin ngayon, na mga mapalad na mga participants para sa kauna-unahang libreng webinar ng samahan, mga kabigkis, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa pong karangalan ang mataas na magpakilala sa ating unang tagapanayam o tagapagsalita sa umagang ito. Siya po ay nagtapos noong ika-apat ng Hunyo sa taong ito ng kanyang Doctor of Education, Filipino Language Teaching sa Cebu Normal University na may disertasyong pinamagatang Saliksuri sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte, Antolohiya at Pinagyamang Silabus. Nagtapos naman siya ng Master of Arts in Education, Filipino Language Teaching sa Southern Leyte State University, Thomas Opus Campus noong Abril taong 2017. At sa kasalukuyan, siya po ay nagtuturo sa Southern Leyte State University, Thomas Opus College of Teacher Education sa Departamento ng Siling at Letra bilang College Instructor ng programang Bachelor sa Sekundaryang Pang-edukasyon sa Pilipino at paaralang graduado ng institusyon. Siya rin po ang Head of Cultural Contextualization of the Research Center for Access to Rural Education, o CARE, ng Southern Leyte State University.
Nakapagletala ng ilang mga pananaliksik na tumutuon sa wika at panitikang Pilipino, isang lecturer, extensionist, mga awit, event host, speaker, at facilitator sa lokal, pambansa at pandaigdigang komperensya. At ang kanyang field of specialization sa pagtuturo ay folk literature o panitikang bayan, Filipino language teaching, research, and pedagogy. Mga kaibigan, kabigkis, malugod ko pong ipinapakilala ang ating unang tagapanayam sa umagang ito na isang inspirasyon na masigasig na tagapagtaguyod sa pagpapaunlad, particular sa intelektualisasyon ng ating wikang pambansa, gayon din sa akademikong nalangang Pilipino, si Dr. Kabigkis Mark Galdo. Salubungin po natin siya ng masigabong virtual na palakpak. Hey, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Dr. Rozel, sa introduction po ninyo. Marami pong salamat. So again, magandang umaga ulit sa aking mga kabigkis sa band We Feel. Hello, Doc Abanggan. Hello, Doc Kathy. Doc Gurumba, Professor Annalie Bacalocos. Hello, ma'am. Hello, ma'am Geraldine Rebamonte. At sa lahat ng mga opisyales at mga kinatawan po ng band We Feel. So malaki po ang pasasalamat ko na nabigyan po ako ng oportunidad na mailahad at maipahayag ko po ang konsepto na ibinigay po ng band We Feel sa webinar po na ito. So i-share screen ko po yung PowerPoint presentation ko po. Okay, so sa araw na ito, dahil nandito tayo sa bagong himtang and then naranasan na natin na napapanood yung mga iba't ibang klase ng mga pelikula, iba't ibang klase ng mga serye at teleserye, kung kaya ngayon papasukin natin ang mundo ng Squid Game Edition sa pagpili ng paksa ng pananaliksik sa bagong himtang. So sino-sino dito yung nakapanood na ng Squid Game na series sa Netflix? Alam ko si Ma'am Annalie na napapanood itong mga Korean na ito na series. Dahil alam ko talagang love na love ni Ma'am Annalie yung mga Korean na mga series. Kasi nung classmate pa kami doon sa doctoral, talagang opa talaga si Ma'am. Alam niya lahat ng mga series sa Korean. So sino-sino dito yung nakapanood na ng Squid Game? Wow! Alam ko mayroong mga estudyante dito at siguro mga profesor ay nakapanood na ng Squid Game. So ang gagawin ko dito sa aking presentasyon ay iuugnay ko ang paglalaro sa Squid Game sa pagpili ng paksa ng pananaliksik sa bagong himtang. Para naman may panibago tayo, di ba, dito sa panahon na ito. So muli, ako yung day one. Dahil ako yung magbabahagi sa inyo ng konsepto at ideya sa pagpili ng paksa ng pananaliksik sa bagong himtang. Muli, ako po si Mark Batas Galdo, Division Head po ng Cultural Contextualization ng Center for Access to Rural Education ng Southern Leyte State University. So, ang layon po ng aking webinar ngayong araw na ito ay una, maunawaan at matukoy ang paraan ng pagpili ng paksa ng pananaliksik sa bagong himtang. Ikalawa, mapapahalagahan ang mga kinaiyahan, katangian, karakteristik sa isang mahusay na paksa ng pananaliksik sa bagong himtang. Ang ikatlo ay makabuo ng isang mahusay na paksa ng pananaliksik sa bagong himtang. So, ito po ang magiging agenda ng ating webinar na ito sa unang panayam ukos sa pagpili ng pananaliksik. Una, lalaruin natin kung ano-ano yung mga red lights and green lights sa pagpili ng paksa ng pananaliksik. Ikalawa, ano yung mga honeycomb na kinakailangan nating pagkilusin, paganahin sa pagpili ng paksa. Ikatlo, ano-anong mga jolen, ano-ano ang mga marble na kinakailangan natin upang magkaroon tayo ng isang mahusay na paksa sa pananaliksik sa bagong himtang. At ang ikaapat, ano-ano ang mga approaching problems sa pagpili natin ng pananaliksik sa paraan ng glass bridge. Paano natin matatawid ang glass bridge na ito patungo sa
Husay na paksa ng pananaliksik. At ang ikalima ay ang tug of war o riot sa amin. Kung sino-sino ang dapat na makasama natin sa paghila ng pisi, diba? Hikot sa amo sa Bisaya upang maitawid natin at magkaroon tayo ng isang mahusay na paksa ng pananaliksik sa bagong hinta. At upang makamit natin ang isang mahusay na paksa ng pananaliksik sa bagong hinta, ay maitawid natin yung tinatawag na squid game. Okay. So, umpisahan natin yung red light. So, alam naman natin na meron tayong mga salik sa paghahanap ng ideya o finding idea sa pagkuha sa mga research topics. Una, meron tayong mga nakaraang pananaliksik. Ito yung magiging gabay natin sa mga nakaraang pananaliksik natin kung saan pinag-aralan ng ating kasama, pinag-aralan ng ating mga kasamang profesor, mga colleague sa ating institusyon o sa ating paaran. Maaring isang salik yan sa paghahanap ng ideya sa ating research topic. Ikalawa, yung kasalukuyang pagsasanay. Diba, nagtuturo tayo ng Filipino. Tayo ay estudyante na nagpapakadalubhasa sa Filipino, maaring isa yon sa mga salik sa paghahanap ng mga ideya natin sa gusto nating pag-aaralan. Ikatlo naman, yung kasanayan sa hinaharap. Ano yung mga hinaharap na kailangan nating sanayin? Ano yung sa hinaharap na kailangan nating maunawaan at maintindihan? Kaya pwede natin yung hanapan ng mga ideya na maaari nating magamit sa ating pag-aaral. At ikaapat, personal na karanasan. So ito yung mga kadalasang mga research na nauubos sa mga personal na mga datos o personal na mga experiences o danas, dunong at pagdalumat na personal na hinahanapan din natin ng ideya sa pananaliksik natin. At ikalima ay ang iba pang mga disiplina na pwede nating iugnay sa ating larang na specialized, lalo-lalo na sa pagtuturo ng Filipino sa iba't ibang antas, iba't ibang larang, sa mga piling larang, sa iba't ibang disiplina na pwede nating gamitin dyan sa paghahanap ng ideya. So ito mga salik ng pag-ideya at ikapanghuli ay mga mapagkukunan o mga resources, mga batis ng mga kaalaman na pwede nating pagkukunan. Ito yung mga tinatawag nating green light dahil ito yung tinatahak natin kadalasan ng mga mananaliksik. Pero nakalimutan natin yung pagpili ng ideya kasi kadalasan sa atin, the main issue is not on finding the ideas. The main issue is separating genuinely promising research na kinakailangan natin na importante, mahalaga sa kasalukuyan at mahalaga sa susunod pang mga henerasyon. So napaka-importante talaga yung pagpili. Hindi lang yung paghahanap, kundi pagpili din ng mga genuinely promising research topics. Ano ito? Yung pag-aaral sa mga pangunahing issue sa ating lipunan, yung mga significant research na pwede nating bigyan ng focus sa mga fundamental issues, lalong-lalo na sa bagong himtang nito sa pagsulpot ng COVID-19 pandemic. Di ba alam natin na maraming mga nagsusulputang mga pag-aaral sa Filipino na tumutuon sa pandemya, tumutuon sa pedagogiya, tumutuon sa pagtataya, tumutuon sa paano natin ma-cope up ang pagkatuto at pagtuturo sa bagong himtang na ito. Diba? So, we need to find issues that are important today and likely to be important tomorrow. So, yun. Kasi, nandito na tayo sa new normal. Nandito na tayo sa pandemic. At alam ko, hindi na tayo lalabas kahit na babalik pa yung face-to-face. Alam ko marami ng mga modalities na pwede nating gawin dahil marami tayong natutunan sa panahon na ito. Ikalawa ay ang pasimplihin ang komplikadong teorya. So, kinakailangan nating pag-aralan, magkaroon tayo ng masinsinang pagbasa sa mga teorya at kailangan natin itong pasimplihin. Alam naman natin na merong mga tao na babasa sa ating pananaliksik na kapag gumagamit tayo ng mga terminolohiya na napakakomplikado, so kinakailangan natin itong pasimplihin upang maintindihan natin kung ano ang kaugnayan ng teoryang na ito sa pag-aaral natin at sa paksa na gusto nating pag-aralan sa ating pananaliksik. So pasimplihin lang natin.
Ikatlo, yung pag-aaral sa mga anomalya. Diba? Sa pag-aaral ng mga anomalya, dito papasok yung gap. Alam naman natin na maraming mga nagsusulputang mga research sa pandemic. At sa pagbasa natin sa mga pag-aaral na ito, baka merong nakalimutan na aspekto na pwede nating pag-aralan, na pwede nating paksain sa ating pag-aaral. Baka ang researcher na ito nakalimutan ang aspekto ng pagtataya, aspekto ng aplikasyon, aspekto ng learning. So marami tayong mga bagay na pwede nating paglaanan at patuunan ng pansin na sasalamin sa bagong hintang na ito na hindi pa napag-aralan. So kinakailangan na talaga natin na makita natin yung mga anomalya na hindi pa nakita ng mga mananaliksik. So sa pamamagitan nito, by focusing anomalies, one is more likely to develop yung tinatawag natin important new insight that changes the status quo. Baka ito yung status quo na ito. Ito na talaga dahil ito yung napagtuunan ng pag-aaral sa mga eksperto. Pero baka meron tayong kailangan pang gawin sa kanilang pag-aaral na para maipalabas yung mga hinaing, maipalabas yung mga yung damdamin, yung puso. Di ba? Kadalasan kasi I am more on the qualitative research method. So kadalasan kapag quantitative, hindi natin makikita yung mga damdamin. Hindi natin makikita yung ekspresyon. Hindi natin makikita yung puso. Pero kapag kwalitatibong paraan ng metodo ng pananaliksik, mas ramdam natin kung ano yung mga kinakailangan. So kinakailangan natin pag-aralan yung mga anomalya na tinatawag natin. Sunod ay yung lumikha ng halaga sa impormasyon. Yung creating news values. So, may mga bagay na kinakailangan na interesado ang mga tao. Ngayon, sa panahon natin, sa bagong himtang, marami ang interesado sa mga pag-aaral sa COVID-19, naiugnay sa edukasyon, at sa mga learning strategies na kinakailangan natin sa flexible modalities or flexible learning modalities na ginagawa ng DepEd, ginagawa ng CHED at iba't iba pang institusyon. So dapat lilikha tayo ng mga news values. Kasi the more na pinag-aaralan ang mga ganitong bagay, the more na mudecrease ang interest ng mga tao, ng mga mambabasa na basahin ang pananaliksik na ito. What I mean is, we need to catch yung mga catch na mga interest na kailangan na kakaiba ito. Hindi ito katulad ng pananaliksik na nabasa ko. Baka meron tayong panibagong impormasyon na makuha ukol dito. So create news value. Yung pagbibigay ng tuon so kung ano talaga ang gusto mong pag-aralan na kakaiba sa ibang pang mga pananaliksik. Dahil alam naman natin, sa panahon na ito, marami nang nasusulputang mga pag-aaral sa COVID-19 pandemics, like teacher's journey, like student's journey, like sa mga module, like sa mga flexible learning modalities na ginagamit, yung Google Meet, yung Moodle, at marami pang mga iba. So, when the more area evolves in this kind of topic, mudikris manggod ang interest sa mga tao nga mubasa. So, what I mean is, we need to select a research topic that could likely important today and most likely important for tomorrow. So, ganoon. Ganun mga bagay. Yun yung mga natutunan ko sa mga sa pag-aaral ko. At ikalima ay akma sa kasalukuyan at inaharap. So, ngayon, dahil nasa panahon tayo ng pandemya, sa bagong hintang na ito, sa bagong kaldawan, sa yung mga sa mga terminolohiya na ginagamit natin, marami na nagsusulputan ng mga terminolohiya, mga virtual, flexible learning modalities, dapat maging akma. Dahil lalo-lalo na sa Department of Education na ang mga guro natin sa Departamento ng Edukasyon o Kagawaran ng Edukasyon ay talagang kinakailangan na magkaroon ng mga action research. So last week, nagkaroon ako ng paglalahad sa mga DepEd teachers dito sa aming lalawigan sa Southern Leyte patungkol sa action research questions kung saan naiugnay ko ngayon sa aking ibinabahagi sa inyo sa paksa. Dahil kinakailangan talaga na makita natin kung ano na ang mga suliraning pang classroom ng mga mag-aaral natin sa
sa panahon sa pagbibigay natin ng mga module, pero tingnan din natin yung tinatawag natin kanina na create news value para makita natin yung halaga ng impormasyon na kinakailangan natin na makuha. Kung kaya, ito yung dapat natin, the red light, ito yung dapat nating tahakin. Alam ko, marami sa atin na tinatahak na itong mga red lights na ito. At mas madali natin, di ba, yung mga green lights na ito, nakaraang pananaliksik sa ating disiplina. Pero baka nakalimutan natin yung mga salik sa pagpili para ma-pursue natin yung ating pag-aaral, yung mga tinatawag lagi nato na genuinely promising research. Hindi ka lang nagre-research dahil kinakailangan sa promotion. Nagre-research ka because you want to contribute. Nagre-research ka because gusto mong maiambag. Dahil on the shed, di ba, sa institusyon namin, kinakailangan talaga na lahat ng mga pananaliksik dahil merong parameter sa area 5, area 4 ba yun sa research, sa accreditation na utilization of the research outputs. So, talagang i-evaluate yung mga faculty na talagang more on research lang pero hindi naman na-utilize sa mga mag-aaral, hindi naman yan na-utilize sa community, sa school community. So, kinakailangan talaga natin yung mga genuinely promising research topics. So, yun yung mga natutunan ko. Alam ko na baguhan ako dahil more or less 5 to 6 years experience sa pagtuturo, pero marami akong natutuhan mula sa aking mga profesor sa Cebu Normal University, sa kasamahan ko sa Southern Leyte State University, at maging ngayon na nasa center, research center ako ng Access to Rural Education, kung saan talagang na napupuntahan namin yung mga tao, napupuntahan namin yung mga estudyante, because we are focusing not on the mainstream education but onto the rural education. For example, sa Center for Access to Rural Education, napupuntahan namin yung mga mamanua. Kasi dito sa Southern Leyte, meron kaming mga mamanua, cultural tribe group, dito sa bahagi ng Panaon Island sa Southern Leyte. Kaya pinuntahan namin kung ano yung maibibigay namin ng mga contextualized learning modality sa mga mamanuan nito sa panahon ng Bagong Himtang. Nagkakaroon kami ng iba't ibang mga talks dahil gusto namin matulungan namin magkaroon ng pag-aambag at pag-contribution. Dahil, yun nga, sabi ni Docati kanina, maging ehemplo. So, sa paggawa natin ng ganitong uri ng mga gawain, so magkapagbibigay tayo ng kontribusyon sa lipunan. So, yan. Ito yung una. Red lights and then green lights. So, sa ganang ganito, kinakailangan natin kumilos. Yung pagkilos ng ating mga makrong kasanayan. So, pag sinabi natin pagkilos sa ating makrong kasanayan, so meron tayo dito mga honeycomb, 'di ba? Kung sa Squid Game, meron tayong mga nababasa na mga diba? Pagkuha ato sa shape at sa hugis para makuha nila yung insaktong hulma ng ibinigay na hugis. So una sa makrong kasanayan, ito yung pagsasalita. So, alam naman natin, napaka-importante ang pagsasalita. Hindi lang doon sa classroom, hindi lang doon sa mga FLM, kundi sa pananaliksik. So, maipahayag natin yung ideya natin. Ito yung kasangkapan natin sa paghahatid ng ideya. Nagsasalita tayo. Diba? Katulad ngayon, kolaboratibo. Katulad ng mga ginagawa natin sa loob ng classroom kapag meron tayong mga ginagawa mga research topics at pumupunta tayo at sumasangguni tayo sa mga eksperto. So, nakikipag-usap tayo. So, kasangkapan sa paghahatid ng ideya. Naibulalas din natin ang kabuluhan ng ating pananaliksik, di ba? Kaya maraming mga plataforma, maraming mga avenue na pwede nating isiwalat yung ating pag-aaral. Sunod na makrong kasanayan ay ang pagbasa. So, napaka-importante ito sa pagpili ng paksa ng pananaliksik. So, napaka-importante na magbasa tayo.
Ito yung susi sa malawak na karunungan, ika nga, di ba? Sinabi ni Arrogante na nandoon sa ating mga textbook na ito ay nagpapalawak ng pananaw, ng paniniwala sa buhay. So kinakailangan na talaga natin na ang pagbabasa, kikilusin natin yung pagbabasa natin ng makrong kasanayan. Sunod ay pakikinig. So ang pakikinig ay ang mabisa, hindi lang mabisa, kundi mabilis na pagkuha ng impormasyon. Diba? Kahit nag-uusap na meron tayong pinakikinggan ng mga iba't ibang plataforma, lalo na ngayon, so kinakailangan talagang yung mabilis at mabisa yung pagpapakinig tayo sa atong mga tinatalakay ng ating mga speaker. So at ikaapat naman ay ang pagsulat. So syempre, kapag nagbabasa ka, marami tayong mga natutunan mula sa pagbabasa. Kung kaya isinusulat natin, isinisimbolo natin. So ito ay paraan upang maisimbolo natin ang ideya. So napaka-importante ito sa research kasi kinakailangan natin yung note-taking, yung jotting down all the necessary na mga aspect no, na kinakailangan natin na sa pagbuo ng pananaliksik. Sunod ay ang panunood. Kalimang makrong kasanayan na kailangan nating kilusin. So, panunood, ito yung pagmamasid. Alam ko, sa pamamagitan na atin ng mga laptop, sa telebisyon, at sa iba't ibang mga digital na mga teknolohiya, so, na iinganyo tayo na panoorin yung mga iba't ibang mga impormasyon na kinakailangan nating kuhanan ng mga mahalagang datos na pwede nating saliksikin, na pwede nating pag-aaralan. So, upang sa ganun, makakuha tayo pag-unawa sa mga bagay-bagay. So, kung kaya, ang pagkilos sa makrong kasanayan upang makabuo tayo ng isang paksa ng panaliksik sa bagong hintam ay kinakailangan ang pagsasalita, ang pagbasa, ang pakikinig, ang pagsusulat, at ang panunood. So kailangan, ayon kay Wang Park 2016 at Roberts 2010, na kailangan natin na pagganahin pa lalo ang malikhaing pag-iisip upang makabuo ng bago, orihinal, at natatanging paksa ng pananaliksik. Yung creative thinkings natin, kinakailangan natin pagganahin. Kung kaya kinakailangan natin ang 10 jolen or holen ng pagtukoy sa paksa ng pananaliksik sa bagong hintang. So sino-sino dito yung marunong na maglaro ng jolen, no? Sa panahon natin nung bata pa naman ako. So naglaro tayo ng jolen, 'di ba? I-shoot na to sa merong butas doon, and then ala kasama ating mga kaibigan at mga katuto. So naglaro tayo ng mga jolen. So unang jolen na kinakailangan natin, intensibong review ng literatura. So ito yung sinasabi nating conduct of literature review, intensive review of literature, intensibong pagbasa ng mga review of literature upang mahanap natin ang iba't ibang klase ng gap. We carefully look into the recommendation of a certain study, a recommendation of a certain research paper, or could be the limitation. Baka nakita natin doon sa saklaw at limitasyon ng pag-aral na hindi pa na pwede natin pag-aralan. So, yun, kinakailangan natin yung intensive reading of review of literature and especially yung mga studies natin. Next, paghahanap ng impormasyon mula sa lehitimong resources. Alam ko na sa panahon ngayon, maraming tayong pwedeng, di ba, just a click doon sa Google Chrome, doon sa gamit yung mga laptop natin, maraming mga nagsusulputan mga impormasyon, over 1 million plus information of that topic na itinayip mo. Pero we need to look into the legit resources, yung mga reliable sources or website ay doon tayo papasok. Kadalasan ako kapag naghahanap ako ng mga kaugnay na literatura or mga kaugnay na mga pag-aaral, pupuntahan ko
yung mga journal, yung Philippine e-journal, sa Daluyan, at marami pang mga journal na nag-aaral at tumutuon sa mga pag-aaral sa wikang Filipino, wika at panitikang Filipino. So doon ako naghahanap ng mga legit na mga resources. Minsan pumunta sa library kapag kinakailangan mag-scan talaga sa mga libro or sa e-aklat na naka-PDF. So kailangan talaga nating maghanap ng mga impormasyon mula sa lehitimong resources. Ikatlong Jolen. Yung ang pagdalo natin sa mga virtual na presentasyon, palihan, conferences, at mga webinar tulad dito. So natututo tayo, napapakinggan natin, at nailalahad ng mga speaker kung ano ang mga hakbang, ano ang mga paraan sa pagtukoy, excuse me, ng paksa ng pananaliksik. So we need to attend more virtual research presentation, more virtual research conferences, fora, and webinars. Dahil itong mga webinars na ito ay nagpapalawak ng ating karunungan. Alam ko, maraming mga webinars tulad dito na pinangunahan ng Banwi Phil, at marami pang mga susunod pang mga webinar na talagang magpapatalas sa ating isip, mapapalinang at mapapalawak palalo yung ating kasanayan at sa pananaliksik. So sa mga estudyante dyan, sa masters, sa graduates, at sa mga undergraduates, so kinakailangan talaga, you need to attend kung kinakailangan. Kung sinabi ng mga profesor ninyo, mga guro ninyo na merong webinar, free webinar, so dumalo at makilahok dahil alam ko marami tayong matutuhan. Next, Jolen, pagbuo ng academic kong network, build an academic network tulad dito na sumasali tayo sa Banwi Phil as an academic network, an academic group, academic organization. So kapag kasama tayo, nakisa tayo, kamiyembro tayo sa isang organisasyon, marami tayong mapagkukunan ng mga ideya, marami tayong mapagkukunan ng mga impormasyon na pwede nating maging paksa sa pag-aaral. So, di ba, in the topic selection does not have an individual effort. It needs a collaborative effort. Kung kinakailangan na tulungan natin yung isa para mapalawak pa at mapaganda ang kanyang paksa na pwedeng pag-aralan sa panel, tulungan natin. Lalo-lalo na kapag alam natin na merong kulang, alam natin na meron pang dapat na pag-aralan dahil hindi pa na pag-aralan or meron kang nabasa. So, pagtutulungan. It is not just like an individual effort, but it's a collaborative effort on the other face of the coin. So, kinakailangan natin na bigyan, tulungan ang isa't isa, diba? Upang makabuo tayo ng isang mahusay na pag-aaral. Yes. O nga dito sa group chat nga na sa chat na natin, minsan naging problema natin itong mga internet connection, no, sa panahon ng webinar, pero at least umahanap tayo ng mga solusyon, di ba? Next, Jolen, pag-check sa research trust and agenda. So ito yung mga research agenda, university agenda ng mga paaralan natin. Like for example, diba, meron dito mga participants, no, from the Department of Education, no? Meron ba mga guro natin sa DepEd? Wala. Okay. So sa DepEd meron tayong mga, ay meron si Ma'am Janessa. Sa DepEd meron tayong basic research agenda, nandoon yung mga teaching and learning, governance, human resource development, yung child protection, yung gender and development. So, kinakailangan natin i-check upang matingnan natin at maiugnay natin kung anong agenda ng ating institusyon pwedeng ipasok itong paksa na ito. So, ito yung isa sa
last week na consultation with the DepEd teachers sa Southern Leyte kung itong paksa ba ito, ito ay angkop sa teaching and learning. Itong paksa na ito ay angkop sa child protection. So titingnan natin yung angulo. Kaya you need to contextualize your research topic para makita natin yung pagtuunan natin ng pagtutuunan ng pag-aaral upo sa pananaliksika yan. So, we need to search on our research agenda. In my case, because nandito ako sa mga sa state universities, we have the SLSU research agenda on transformative learning, on disaster risk reduction, on the good governance, on the climate change adaptation, and biological. So, since I am in the College of Teacher Education in SLSU Tomas Opus Campus, also known as the Tomas Opus Normal College, more on that transformative learning. Kung kaya kinakailangan na yung mga research na aming bubuin ay dapat transformative, di ba? Ayon sa teorya ni Misero, transformative learning education. So yon. And then even the other institution, I know, merong mga research agenda, try to check. So kinakailangan ma-orient tayo, makighimamata sa mga research agenda sa atong university. Pero hindi natin alam. We need to check the goals of the university, what is the program outcomes of our institution, kasi pwede natin yung pagkukunan ng mga pag-aaral at magagandang paksa. We need to backtrack our program outcomes, the goals of the teacher education, baka meron tayong mapagkukunan ng paksa doon. So, yun. Napaka-importante. Next is paghanap ng ideya sa school community. So, within our school community, hindi lang school community, maging sa mga industries na pwede nating pagkukunan ng paksa, pwede, maaari natin. Maghahanap tayo ng mga ideya doon. For example, in our case, kasi naging student teaching supervisor ako sa aming institusyon, and we have the HEIs, the host training establishment. The HTEs are the DepEd school. So sa puntong doon sa mga laboratories, maraming makukuha tayong mga paksa doon sa DepEd, from the state universities to DepEd. And then we do collaborative research. And kadalasan nga sa mga student teaching, dahil isa sa mga output sa mga student teachers natin, lalo na nasa sa fourth year, diba, yung student teaching nila, kinakailangan ng mga action research. So we need to do collaboration with the student teachers and the, ano ba ito? And the cooperating teachers. Diba? So para at the same time, merong natutunan yung students at meron ding natutunan yung cooperating teachers. So action research, dahil alam naman natin on the field study, yung mga learning sheets ng mga student teachers natin, maraming mga data. Actually, doon din ako nakita ng mga magandang data na pwedeng pagtuunan ng pansin sa mga thesis sa undergrad. So kaya yan yung mga iminungkahi ko sa kanila na go with the with your FS, baka sa field study ninyo, baka sa FS 1, 2, 3, 2, 6, meron tayong makuha na paksa doon na pwede natin pakukunan. So, yun. That is one good avenue sa pagkuha natin ng pananaliksik. Next is pag-organisa ng bagyuhang talakay, rainstorming. So, in our side, di ba, sa ating institusyon, sa atin sa paaralan, nagkakaroon tayo ng mga brainstorming within a specific group. And natulad din, because I'm in the Center for Access to Rural Education and we are working today until the last month of December 2021 this year on the development of the learning Bisaya materials for Southern Leyte, Binisaya. So we have brainstorming of what topics na atong i-research on the Southern Leyte Bisaya, that is the language of the Southern Leyte, na pwede nating pag-aralan. So, kinakailangan ng brainstorming. Kapag meron mga brainstorming na ganyan, yung academic network, wow,
the creative thinking. Talagang, ala, sana mulusot-lusot na dito, and then we can create a good and a nice and a comprehensive topic to study. So yun, kinakailangan ng creative thinking, so you have to do brainstorming with your colleagues. So group effort, collaborative effort. Next, we have the red jolen, the blue jolen. Kasalukuyang sitwasyon o pangyayari sa paligid. The trend, uso, the phenomenon sa panahon ngayon, sa pandemya. So, yun, pwede nating pagkuhanan yan ng paksa sa mga pangyayari sa paligid natin na pwede nating pag-aralan. But, balikan natin yung una sa red lights and green lights. We need to create news values, yung halaga ng impormasyon. Kasi the more that the research topics evolves, kasi maraming nag-aaral, so the interest of the readers will be decreased. So kaya kinakailangan natin the value. What would be the impact of your study today and more likely important tomorrow? So napaka-importante, napahalagahan din natin yung mga punto na iyon sa ating pagpili ng pananalisi. Next is benchmarking. So, benchmarking ay kinakailangan upang mapalawak, makuha natin yung mga ideya, makuha natin kung ano yung mga framework na kinakailangan natin, yung modelo na kinakailangan natin upang makabuo ng isang magandang pag-aaral. So benchmarking, pwede. This is more connected with the collaborative, the academic network na kinakailangan natin. So benchmarking is one of the important way nato sa pagtukoy sa paksa. And last is pagguhit ng ideya. Drawing our ideas. In the techniques on the selecting or pursuing the research topic, we need to draw our ideas. We need to outline, balangkas, in order for us to group ideas that are common and makita din natin kung ano ang dapat nating pag-aralan. So more or less, we do mind mapping, we do tabular or matrix type of presentation and outlining. So napaka-importante. So meron din, 'di ba, if we go into the intensive review of literature, we use Excel para makita natin yung gaps, sino-sino yung mga references na nakuha natin. So we need to have this drawing of our ideas through outlining, through mind mapping, and etc. Marami. Alam ko, marami pa tayong pwedeng gawin doon sa ating pagtukoy sa paksa. So, yan. And then, we cross on the glass bridge. Diba? Ito yung isa sa pinaka-trailing Squid Game. Eh, hindi natin alam kung saan dito. Saan? Ang dami yung inyong... ano yung hello, yung... ma'am. Ay, naka... Okay. So, hindi natin alam kung saan doong... saan sa mga glass na ito babagsak tayo. So, that is why we need to be ready in approaching the problem of selecting research topic. So, we need to be ready in approaching our research topic sa pagpili at sa pag sa pagtukoy ng ating paksa. We need one, first, isolate and give structure. This is in connection with the pagguhit ng ideya, drawing outlines. We need to isolate the topic para hindi tayo mag-keep on rewiring. Kasi itong nangyari, when we do our proposal, usahay
dili na nato makit-an ang alignment between the research topic that you choose to the context and rationale of the study. So that is why we need to isolate the research topic, broad pa na siya, and to narrow it down, we give structure. Anong structure ang pwede nating pag-aralan on that bigger picture, on that bigger topic? So from the broad, we need to give structure. So ano ang dapat nating pag-aralan? So in connection pa rin ito sa pag-weight ng ideya. So this is one way on approaching the problem on research topic. Second, para dili tamahog, di ba? Para dili tamahog, sa dili tamahog sa research. Like for example, there are evaluators na who will read. There are peer review evaluators who will read. Diba, kung ipasa nimo ang imong research, kapag ipapasa mo yung research nimo for a publication, there are lots of problems that we really need to comply. That is why, first and foremost, before we comply, we need to isolate and give structure of what really the topic all about. The second is to magnify the problem. So, by magnifying or elaborating our research topic, we can gain better understanding of that research topic itself. So there is an isolation, breaks of the research topics, and then since we give the structure and we magnify the structure na ilahad natin doon sa outlining natin, so we magnify, elaborate, what else can we do on this structure? And the third one for us to cross the bridge, I will cross the bridge when I get there, we search on the theory. Diba? That is why isa sa mga naging estratehiya ko when I choose topic, first, I will search theory. Magandun na, magtanaos. Sorry, nagbisaya ako. So, kinakailangan talaga na maghanap tayo ng teorya. Kasi kadalasan yung teorya natin ay siyang magbibigay daan sa maging research topic natin. So, in my case, sa experience ko, sa aking karanasan, this is my way on approaching the problem through isolation, through giving structure, through magnification, elaborating, and through searching the theory. So, kapag nakakross na po ana ang bridge, okay, go with the proposal and go with the rationale of your study. So, yon, that is the glass bridge. So, let's go with the tug of war. Ano yung kinakailangan natin? Diba, kung tug of war, kinakailangan natin ng mga, ano, kasamahan, mga katuto. So, we also need to have this friend acronym on the topic selection. So, huwag natin kalimutan itong acronym na friend. Dahil diba sa tug of war, kinakailangan natin ng mga totoong kaibigan. Nahihila natin, diba? The acronym FRIEND start with letter F. Feasible. Diba? Pag sinabi natin feasible, the potential topics should be have manpower. Alam mo, you can, meron kang manpower on that certain topics. Feasible yung pag-aaralan mo na paksa. Second is the time frame. So alam mo kung kailan matatapos, kailan mo sisimulan. So, kailan mo sisimulan ang pag-aaral? Ngayon na, kailangan mo nang simulan kasi kung sisimulan mo bukas o sa susunod pang mga buwan o sa susunod pang taon na, kung sa Bisaya pa, mauwahi ka na, naanay nag-una na mag-study ana. So, you need to start today. Start today. Not tomorrow, but today. If you have a good research topic na.
to start today. Financial. Siyempre, if we do our like thesis, our dissertation, even our mga research paper din, we do financial. Diba? Meron din mga financial nga mga aspects on this. So, kinakailangan din natin yun on the feasible side. The equipment and software, di ba? In the qualitative side, the more, if we need equipment of software, if the universities or our institution, our school, meron ng mga software and equipments on the data interpretation, yung pag-run sa data, like on the, like, ano ba itong, yung mga SPSS, yung mga Minitab, yung sa qualitative, meron tayong NVivo, dahil kapag gagamit tayo ng NVivo, diba, coding, ang dali lang sa kanila in the coding phase. So, yun, equipment and software, kinakailangan, yung kapag English, diba, wala namang Grammarly at plagiarism check sa Filipino, no? So, sa English, meron mga software na ganyan. Kaya, meron din, diba, sa Filipino, kapag meron tayong mga research sa Filipino, yung abstract ay dapat na nasa English. So, we can have the Grammarly and the plagiarism check. And then, the last is the researcher's capability. So, you are capable to do that. So, that is feasible. The research topic is feasible. So, makatingana ka, makahila ka. Next, R is relevant. It is scientifically relevant. It is practically relevant. It is socially relevant, and it is personally relevant. Should ideally make an original contribution to the field. So, mo magdud na yan yung isa sa mga makakamit na natin na kinakailangan na may ambag, kinakailangan makabuhan ang ating pag-aaral. So, kinakailangan relevant ang ating pag-aaral sa ating society. And also, practical, to solve practical problems na naranasan na ating mga estudyante, naranasan natin, o naranasan ng ating paligid, school community. So, relevant to the practical, relevant to the community. And also, to our, to the school community and even the society. So, kinakailangan natin yung relevant. So, kung wala tayong relevant doon sa tug of war natin, matatalo tayo. So, kinakailangan din natin si Game I. Dahil, kinakailangan na merong interest. Interesting. We have the motivation. Na-motivate ka na pag-aralan ang paksa na ito. You have the passion. If you have the passion, if you have the motivation, ay nako, makabubuo ka ng magandang pananaliksik na pwedeng matutuhan ng ibang mga tao. And then curiosity, di ba, kadalasan nakukuha tayo ng mga research topics based on our curiosity. Bakit yun ito? So, yun, ito yung kinakailangan natin, yung interesting, our motivation, our passion, and our curiosity. We need also the help of letter E. The ethical. Siyempre, sa lahat ng mga pananaliksik ngayon at sa mga pag-aaral, we need to consider the ethical ethics. So, meron tayong bahaging ethical consideration. The human and the code of ethics. So, the approval of our study, the conduct of our study. So, yon. The risk of our study, the confidentiality, the privacy of the respondents na kukuha natin ng mga datos at impormasyon. So, we need to do that. Kinakailangan sa letter E, ethical, sa tug of war natin sa research. Next, also, we need letter N to narrow down. So, the research topics is neither too broad, neither too narrow, but focused and specific. So, yun yung sinabi natin kanina, na should narrow down the research topic and should be focused and specific. So and last, para mabuo ang isang malakas na paghila, kinakailangan natin yung disiplina. So bakit kinakailangan natin yung disiplina? So discipline. The core discipline. Yung larang natin dito. Your related discipline. The specification,
and the standard. So through this, the FRIEND, we need the synergistic approach of these letters, the F, the R, E, N, and D. Synergistic, what I mean is this alignment of all the things that we do para makakuha tayo ng isang mahusay at napakagandang pananaliksik. Kung kaya, we do that. So in our last game, again, this narrowing down our research topic, so we need to have the subject. The subject is broad. Diba? The subject is too broad. So kinakailangan nato ng broad na the subject. And after that, 'di ba? This is a Squid Game. We need to thematize what specific topic on the subject na pwede natong mathematize because broad ang topic eh. So kinakailangan natin na merong tema. So after the themes, we need to contextualize. We need to contextualize our working title. We need to contextualize our study. So our society and our place here in Southern Leyte, in your place, sa anong lugar kayo, you need to contextualize it with your students, with the school. We need to contextualize for us to have a good research topic. So para hindi tayo patayin itong mga gwardiya na ito nandito sa ating lira, diba? So, we need to have this Squid Game on our research topic. First, we have the subject, the broad. After that, we need to thematize, we need to contextualize, and we need to have a research topic, a good research topic. So, syempre, yon, ito, makukuha ka. Marami kang makukuha ng mga incentives, marami kang makukuha ng mga impact on your study, and especially kapag mahusay ang iyong paksa sa panaliksik sa bagong hintang, syempre marami ang magsasayit sa pag-aaral mo, marami ang mamamangha sa pag-aaral mo, at marami ang makakuha ng maraming mga impormasyon, significant information because of your very, very nice topic. Diba? So, yun. So, meron tayong mga halimbawa, mga nabuong paksa ko. So, this is my examples sa mga nabuong paksa ko under research. And more or less, this is my output during the consultation with Dr. Padua. If you know Dr. Roberto N. Padua, former Ched Commissioner sa Pilipinas, and he is our consultant, yung buhay pa si Sir. And we... And alam niyo, I am Filipino teacher, language teacher ako. And talagang gusto niyang mark if you delve into that kind of topic sa research, make it clear na insakto and feasible and do advanced methodological research studies. When you say advanced, gumagamit tayo ng mga panibagong pamamaraan sa pananaliksik. We have this one. I have this topic on what social progress indicators are enhanced by mother tongue instruction. The topic is very specific on the social progress indicator, and the mother tongue instruction there is through all over Asian region, and I do the synergy connection with this, the principal components analysis on doing this as an advanced methodological research. So we do the PCA on the mother tongue instruction, and we come up with a nice interpretation and analysis on this study on the social progress. Talagang malaki ang ambag ng mother tongue instruction from the junior high school to senior high school across Asian countries. And also we have this, the school language versus the home language, the paradox. Kasi alam natin na merong mga bagay-bagay na nagkaroon ng conflict between the language and the school na being taught by the teacher, at ang home language natin
essay sa home language, iba ang nakasanayan nating wika sa home language at sa school language. So we do have the paradox. This is also one of the suggestion of Dr. P. And then I passed this for the graduate school subject sa CNU and for publication din sa JURD, sa aming institution. So that is why we focus on the MTBMLE in the Philippine context. So on the school language versus home language. We also do this together with Dr. Borong. The NEET lingo are those initials like ILO, ILY, I love you, yung mga HW holding, HH, diba, holding hands while walking, yung mga initialism natin. And we do the agent-based model on the language. The topic should be more specific on what method, pwede din, na pwede natin ilagay on the topic. It could be a question type like kanina, what social progress indicators, mas maganda. It could, catchy siya. So, yun. So, bilang paglalagong sa aking paksa na tinalakay ngayon, so ang isang paksa sa panaliksik ay dapat may malinaw na layon. So again, kinakailangan na malinaw yung layon natin o layunin natin sa ating paksa. Kinakailangan ang pagkilos sa mga makrong kasanayan. At ang malikayang pag-iisip din ay narapat na pagganahin upang makabuo tayo ng isang buo at natatangi at orihinal na paksang pananaliksik. At isaalang-alang ang pagbigay tuon sa paksa at maging sa pangangalap ng teorya. At panghuli, pahalagahan natin si friend, ang friend acronym sa pagbuo ng paksang pag-aaralan. Okay, so ngayon, simulan mo na ang pagbuo ng paksa ng pananaliksik. Okay, simulan na natin yung pagbuo ng paksa ng pananaliksik sa Bagmintang. So ayon nga sa ating former commissioner sa Komisyon ng Wikang Filipino, ito ay koneksyon sa ating pamagat ng ating webinar ngayon. Sa paghahasik ng saliksik, mahahasik ka ng karunungan sa pangalap ng datos. Pupunuin mo ang utak ng karunungan at ikaw ay magbibigay ng wisik kung yaoy nalaman mo ay nadadagdagan pa ng kaalaman ng iba. Okay? Marami pong salamat. Gusto mo bang tapusin ang larong ito? O siyempre, tapusin natin para dadako na tayo sa susunod na paksa. Okay. Daghang salamat. Thank you. Ayan, maraming salamat, Kabigkis Mark Galdo, sa napakahusay na presentasyon tungkol sa paksa, na pagpili ng mga paksa. At marami ako natutuhan sa iyong talakay sa araw na ito. 'Di ba, Kabigkis Annalyn? Yan. Bago tayo dumako sa pagbibigay ng sertipiko, nice nating kunin yung mga natutuhan ng ating mga kabigkis sa araw na ito. 'Di ba, Kabigkis Annalyn? Yes po, at sa nakita ko dito sa screen, may marami na pong nagtaas ng kamay. Sir John, sige, we will entertain po kung ano po yung kanilang mga itatapong katanungan kay Doc Galdo. Okay, sige. Doc Galdo, handa ka na ba sa tanong? Naniniwala ako na kayang-kaya natin sagutin ito dahil tandaan natin, ito ay pagbibigkis ng kaalaman mula sa tagapagsalita patungo sa ating mga participant. Ngayon, si Ma'am, kanina nakita ko yung nagtaas. Sino ba yung nagtaas ng kamay? Sige po, baka may tanong po kayo. Pagtaas po muli ng kamay, sino po ba yun? Oo nga eh. Kanina ito na nakita. Take note eh. Oo, okay. Meron eh, mangilan-ngilan. Okay, sige. Habang binubuo yung mga tanong, hinggil dun sa paksa na tinalakay ni Kabigkis Dr. Mark Galdo, ay may mga nakuha akong mga ideya o konsepto mula dito. Gustong-gusto ko yung GPT, sir. Alam mo yung GPT. Genuinely promising topics. O, di ba? Tapos yung konsepto mo, sir, na malikhaing pag-iisip. Kaya kanina
Yun. Kaya tapos naghanap ako ng quote, sabi, na naghanap din ako ng quote, sabi, while there is life, there is hope. Parang research lang yan. Hanggat may problema, may research. Diba? At yan, makikita natin na, at sir, ang isa sa mga nakuha kong ideya doon, na ang lawak ng tinalakay mong paksa kasi meron kang tungkol sa pamamahala o sa tungkol sa educational management. Kasi nabanggit mo si Mr. Roe, gayon din sa MTB-MLE, tungkol din sa language acquisition at learning, gayon din sa variety ng wika. At natutuwa po ako kasi napakalaking bagay po ito para sa mga kabigis natin, gayon din sa akin, na patuloy at patuloy na natututo sa iba. At gayon, ma'am, yan, meron po tayong mga takeaways o may mga natutuhan po ang ating mga participants sa araw na ito. Parang kay Ma'am Kimberly Magat, kabigis Anali, tingnan nga natin. Meron siya sinabi. Okay, ano yun? Mabiyayang umaga po. Maraming salamat, Dr. Mark, sa iyong kaalaman na ibinahagi. Nagkaroon po ako ng malinaw na pananaw sa pagpili ng paksa. Ayan. Meron pa ba? Meron pa po ba? Ayan, tinitingnan natin. Okay. Yan, sabi ni Kabikis Rowena, patuloy na nakikibaka sa pagdalo sa kabila ng napakahinang internet connection dahil sa malakas na ulan. Alam niyo yun, nakakatuwang isipin eh, na sa kabila ng malakas na ulan ay patuloy at patuloy pa rin tayong lumalaban para matuto sa ating unang tagapagsalita, at malaking bagay yan. At gusto ko rin yung salitang himamata ni Sir. Tinanong ko pa yung kay Kabikis Ann, sa ano yung himamata? Yung pala, parang kilatisin ang sitwasyon at magandang gamitin. Gamitin rin natin yung ideya ng himamata sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon? Parang bigkas po ng Sir John, himamata. Himamata. Okay. Something like that. Yan. Sir John, may ingais lang po talaga akong i-recognize. Shout out lang po na meron po tayong isang mahalagang tao na dumalo sa ating webinar ngayon. Mm-hmm. President po siya ng Sagip Wika, si Ginoong William P. Nakura. Nukasa, sorry okay. Po. Oo, nandito po ata siya eh. Magandang umaga. At marami mga estudyante na nandito na sa graduate school. Mm-hmm. Namula sa ating mga kabigkis na mga profesora, nandito rin. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Maraming. Ayan. Actually, sa totoo lang, kabigkisan, may nakita rin ako mula sa Philippine Normal University, gayon din sa Philippine Science High School. Wow, great. Nakakatuwa. Uh-oh. At meron din pa sa iba't ibang institusyon. Gayon din dapat gayon din yung ating mga kabigkis na mga miyembro, yung mga kinatawan, gayon din ang mga officers natin nandito rin. At alam niyo, nakakatuwa. Buong Pilipinas ito. Luzon, Visayas at Mindanao. Halo po. Kaway-kaway kayo dyan. Ayan. Okay. So parang wala namang tanong ang ating mga kabigkis. Ngayon dumako na tayo sa paggawad ng sertipiko sa ating kabigkis na Dr. Mark B. Galdo. Tinatawagan namin si kabigkis Dr. Catalina Canasa para sa pagbasa ng sertipiko ng pagpapahalaga sa ating unang tagapagsalita o tagapanaya. Okay, muli, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Dr. Mark, sa napaganda mong pagkakalahad ng iyong pagbulat na tayo pong marami po natutunan yung ating mga estudyante po sa umagang ito, punong-puno at siksik po ano. So dahil po dito, nais po namin igawad po sa inyo ang sertipiko ng pagkilala. Ang sertipiko ito ay ginagawad kay Dr. Mark B. Galdo sa kanyang masigasig at hindi matatawarang katungkulan bilang tagapanayam sa paksang pagpili ng paksa sa pananaliksik sa bagong himtang. Sa webinar na hasik sa liksik sa wika at panitikan sa bagong himtang ng Bonifil Incorporated, bigkis at alyansa na magtataguyod ng wikang Filipino. Ipinagkakaloob ngayong 23 na Oktubre, 2021 via Zoom conference, at pinirmahan po ng ating pong chairman ng Bonifil Incorporated, Dr. Veronica C. Abanggan, at tagapangulo ng Bonifil, Dr. Catalina M. Canasa. Dr. Mark,
napakahusay po. Masigabong ano, virtual na palakpak kay Sir Mark. Maraming salamat sa oportunidad na ibinigay po ninyo sa akin. Okay, salamat po Sir muli. Alright. Muli, maraming salamat Doc Cathy at Doc Mark mula sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat po. Sadyang busog na busog po yung aming diwa, ano? Sa inyong ibinahagi sa amin. So marami, alam ko marami atang atat na atat ngayon na magpatuloy sa nabinbin nilang pananaliksik. Para parinig sa akin yan, pressure na ako, oh my God. Alam mo, Japan. Okay, sige ho mga kapatid, mga kabigkis, bago tayo ho magpatuloy, atin muna pong aliwin ang ating sarili para sa isang pampasiglang bilang na ihahatid sa atin mula sa kinatawan po sa ng Luzon. Isa pong mag-aaral sa Manila Science High School, membro po siya ng kapisanan ng mga mag-aaral sa mataas na paaralang pang-agham ng Manila sa Filipino. Palakpakan po natin ng virtual si Arabella Grace Lodivice. Audio po. Ayan, habang hinahanda ni Kapitis Cathy Nasa ang presentasyon, ay maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Banvitil. Ayan na. Wala pa rin ako naririnig. Meron po ba kayong naririnig? Ma'am, baka simula lang po. Wala. Parang merong technical problem. Okay. Okay. Wala pa po siya, ma'am. Wala pa po siyang tunog. Mamaya pa po. Hintayin niyo po. Excited. Sige. Pagising sa umaga'y tinig mo ang paboritong himig. Di naman siguro to isang panaginip, pinagdarasal para karitasan mo't mapawi ang lungkot sa iyong mata. Di na luluha pang muli, panahon may nagdidilim, liwanag ay sisikat din, sabay nating haharapin. Takot sa puso'y alisin, lahat ng to'y lilipas din, walang pagsubok na di gagayanin. Ipahiwatig na basta may pag-ibig sa puso natin, magwawagi, yeah. O sigurado, babangon tayo, kayang lahat, ikaw at ako. Huwag kang susuko, magkasama tayo hanggang sa dulo, ikaw at ako. Oh,
sa tag na tayo ngayon. Hindi ng alon, kahapon skwala yon. Babangon tayo padayon. At sinong nagsabing buhay magiging madali? Sisingilin kanyan araw-araw, bayaran mo pa unti-unti. Sulitin ang bawat sandali, isipin mabuti kung paano mo gagamitin ang sukli. Ibig ko lang ipahiwatig na basta may pag-ibig sa puso natin mabawagi. Yeah! O sigurado, babangon tayo. Kayang lahat, ikaw at ako. Huwag kang susuko, magkasama tayo. Hanggang sa Big Kiss na nakakatuwa, di ba? No? God! No? Very inspiring, Sir John! Estudyante niyo po ba ito? Opo, sa totoo lang, virtual na estudyante ko kasi hindi ko pa siya nakikita talaga. Pero nakita ko yung presentasyon na ang ganda ng mensahe na sinasabi, binibigyan tayo ng positibong pananaw sa kabila ng pandemyang nararanasan natin. Isinulat ko yung mga ideya. Yeah. 2019, kauna-unahang Pinoy na nakapasok sa Billboard chart. Just tama imagine po. That, no? Tama sana malapasan niyo ang BTS. Hello, kaway-kaway mga artists. Ano tama. Ba yan? Tama. Dito meron ako nakitang ideya, ma'am. Kabikisan, sinabi doon, walang pagsubok na hindi kakayanin. Siguradong babangon tayo. Tandaan natin yan, mga kabikis. Ikaw at ako, babangon exactly. Sa panahong ito. At napakaganda yeah. ng ideyang ito. At ma'am, kabikisan, ipakilala na natin ang ikalawang magpapakilala sa ating tagapanayam. Opo. Okay, tinatawagan namin si Professor o kabikis, Professor Niel R. Feliciano na magpapakilala sa ikalawang tagapanayam sa araw na ito. Magandang araw sa ating lahat, mga kabigkis. Isang karangalan po na ipakilala ko sa inyo ang ating ikalawang tagapanayam. Siya po ay kasalukuyang guro sa Filipino sa Philippine Science High School, main campus bilang Special Science Teacher 5. Ito yung pinakamataas na teacher plantilla rank ng kanilang institusyon. Siya ay consistent outstanding teacher performance awardee. Overall performance, itinalaga siya bilang lead auditor sa ISO, internal quality at information security management team ng nasabing paaralan. Siya ay pinarangalan bilang ulirang guro 2018 ng Komisyon sa Wikang Filipino sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Gayun din ang Sinagtala Teaching Excellence Award ng Department of Science and Technology PSHS System. Taong 2018,
Kinilala din siya bilang Quezon City Honorary Citizen Awardee mula sa Quezon City Local Government. Nagtapos siya ng kanyang Doctor of Philosophy in Filipino at DOST Scholarship Grantee noong 2020, Master of Arts in Teaching in Filipino at Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino sa Pamantasang Normanlang Pilipinas. Siya ay isang manunulat ng mga aklat at mga modules sa Filipino, isang mananaliksik, tagapanayam sa lokal at international na paligham at panayaman. Nakapaglathala rin siya ng iba't ibang mga referee journals sa Filipino at kasalukuyang focus ng kanyang serbisyo ang pagiging miyembro ng organizing committee sa Buklod Guro Madaris Outreach Program para sa pampublikong paaralan at guro sa Mindanao. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang ating ikalawang tagapanayam. Tatalakayin po niya ang paksang pagpili ng metodo sa pananaliksik sa bagong himtang. Salubungin po natin ng isang masigabong virtual na palakpakan ang ating kabigkis, si Dr. Christine Joy Aguila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririnig po ba ako? Malinaw naman po? Yes po. Loud and clear. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sandali lang po ah. Hayaan niyo po na ma-share ko ang aking ang aking pong PowerPoint no ngayong umagang ito. Sandali lang po. Ayan. Sige po. Ay nakikita na po ba ang aking screen po ngayon? Yes po, claro. Okay po, maraming salamat po, Dr. Annalim. Una-una po, nagpapasalamat ako no, kina Dr. Abanggan, kina Dr. Cathy no, bumubuo po ng Bunnyfield sa pagkakataon na to. No, natatawa nga po kapag naalala ko kung paano ito nangyari, no. Minsan gusto ko tong kung katabi ko nga po si Dr. Arjan, no. lagi kami naglolokohan no at ang aming pagkakaibigan ay hanggang ngayon no ay nananatili pa rin si na Dr. Lita po na mga naging kaklase ko sa Pamantasang Normal ng Pilipinas, no. Maraming salamat po sa oportunidad na ito na binigay niyo sa akin. At gayon din po nagpapasalamat ako. Nakita ko po kasi no na sa mahalagang okasyon na ito bilang unang webinar po ng ating organisasyon. Nakita ko rin po yung advisor ko sa aking disertasyon, Dr. Nina Zamora, at ang kanyang mga ano po, mga mag-aaral sa PNU. May klase po sila ngayon pero nakadalo po sila sa atin ngayong umagang ito. Doc Nina, alam niya po lahat ng hirap ko sa kanya. Ako umiiyak para matapos itong aking degree na to. Alam niyo pong mahal ko kayo, no? Gayun din po, syempre, nandito yung buong suporta ng matatawa po kayo pero nandito yung buong suporta ng ano ko ng mga ng nanay ko na Filipino teacher din na aking inspirasyon at ang aking din pong kapatid na Filipino teacher din po sa UP, no? At yung mga kasamahan ko po, nakasama ko sa probinsya dati sa mga panayam. Nakita ko po sina AJ at si Ma'am Basil, no, sa Pangasinan. Tapos yung kaibigan ko, mga kasamahan ko po, no, mga tropa ko sa Pisay, sina Sir Sam, maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong umagang ito, no? At ako'y nasasabik at di ko nga po alam kung sobrang bilis kong magsalita, no? Ngayong umagang ito, pero sana po pag natapos itong aking panayam, no, ay kumbaga yung pakiramdam ko po na kahit papaano, hindi, lagi ko nga po ito sinasabi eh, hindi po kasi ako si Binibining Aguila Almighty na all-knowing at alam lahat. Kaya naman nung binigay po sa akin ang paksa na ang sabi ay may kinalaman sa metodo, no? Itong hasik-saliksik na to, may kinalaman sa pamamaraan kung paano pa binubuo ang isang pananaliksik. Sabi ko, Lord, para sa akin ba to? Dahil kung alam niyo po ang pinagdaanan ko sa aking disertasyon, sabi ko, siguro sabi ng Panginoon, oo, dyan ka, para malaman nila na lahat ng mga bagay na pinaghirapan ay worth remembering at maibahagi sa mga kapwa mo guro, no, sa Pilipino. Okay po, so
Gaya po ng nabanggit ko, ang akin pong disertasyon ang magiging pinaka ano ko eh, parang tawag nito, yung pinaka pinaghanguan ko ng lahat ng pwede kong maibahagi sa inyo. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, ang mga maaari ko mabahagi kaugnay sa metodo ay yung mga maraming pagkakataon dito ay yung mga danas, no? At nalaman ko batay sa mga otoridad at nakatulong sa akin, no, upang mairaos, no, ang pananaliksik na ito. Ito po ay simpleng ano lang, larawan siguro na una ko munang gusto ibahagi sa inyo, no? Gaya po nang nabanggit ko sa inyo, sobrang memorable ng pananaliksik, no, na aking nagawa sa PNU na umabot po sa punto na nung ako ay nakatapos ng ibahagi yung aking yung depensang nagawa ko. Sa sobrang pagod ay nakapag-post ako sa social media nitong mga pananalita na to, dahil nung natapos ko po ang depensa sa apat na pinakamahusay na dalubhasa sa PNU, alam ni na Sir Arjan yan at ni na Ma'am Lita, sabi ko para akong hihimatay, pero sabi ko lahat ng dinadalangin natin sa Panginoon ay may kasagutan talaga. Kaya yung dulo niyan, sabi ko nga, turn your worries into prayers. Malaki po ang kinalaman niyan sa metodo. Maniwala kay sa akin, no? Sa gagawin yung proseso, sa inyong pananaliksik, kailangan ng dasal, pero higit sa lahat ng wisdom talaga, no? Para matapos na maluwalhati ang inyo po. Po, no, kay Dr. Mark kanina, ang focus niya ay ang pagpili ng paksa ngayon sa bagong himtang. Alam niyo po ba na meron pa akong kinontak na kaibigan, no, na sa Cebu, no, ayan si na Ma'am Elsie, sabi ko, "Ma'am, baka kasi magkamali ako sa research ko kung ano ang bagong himtang o yung salitang himtang. Kailangan pa nila ako dahil ako po ay talagang Tagalog, ano? Kaya kailangan kong alamin." Sabi ko, "Ma'am, baka magkamali ako, tama ba yung saliksik ko?" Kung kaya naman doon pa lang po sa pamagat, no, ay kailangan ko nang humanap ng mga referensya na sabi ko kailangan mag-focus talaga rito at makatulong ako sa natagto sa mga magiging audience namin ngayong umaga ng ito. Kung kaya naman po, no, ang daloy ng aking panayam ngayong araw na to ay talagang focus, no, sa ano ba yung proseso, no, sa metodo, ano ba yung mga teknik na ginagawa natin, matapos nating matapos, no, ang unang kabanata kung saan nandoon ang isa sa pinakamahalaga, nabanggit nga ni Sir Arjan kanina, kung wala kang problema, kung wala kang suliranin, anong sasaliksikin? Kung nakatapos po tayo sa unang bahagi at nailatag na ni Sir Marco, ito ang gabay nyo. Pag nakabuo ka na nito, ito na yung paksa mo. Sige, go signal, ituloy mo na. Kaya po dun sa dulo ni Sir Marco kanina, handa na ba kayo? Pwede nyo na bang gawin? Pwede nyo na bang simulan? Ang pressure po ay nasa akin dahil ang isa po sa dahilan para alam nyo na talagang patapos na kayo at alam nyo nakapagsimula na talaga kayo ay yung metodo, no, ang metodolohiya po ng inyong pananaliksik. Ay po? Sige. Ito po nilagay ko talaga dito. Sabi ko, tandaan ha, huwag tayong tumigil sa problema. Kapag pinag-uusapan po ang metodo, hahanapin po natin, no, ang daan tungo sa solusyon. Okay? Ito pong makikita nyo sa slide ko ngayon ay ang pruweba na nahirapan ako sa metodo, sa metodolohiya po ng aking pananaliksik. Kasi ganyan po siya kapal. At yan pong nakikita nyo yung larawan na yan ay hindi talaga biro, dahil maraming beses po na kaya yan, kapag inaalala ko, kaya makapal pala ito ay dahil sa metodo. Kaya nga po sabi ko, so kailangan ko i-share kung ano ang metodo at anong mga pwedeng gamitin. Nung mga audience namin ngayon, paano ba gagawin ang kanilang pananaliksik? Ano? Kaya po, pag sabi ko nga, pag nakita yung larawan na yan, teka lang, parang medyo mapigat. No? Nung pinag-iisipan ko po kung paano ito tatalakayin ngayong umagang ito, sinabi, inisip ko po ng mabuti, malaking salik o factor. Anong uri po ng pananaliksik tayo ngayon eh? Kasi tandaan po natin, katulad niya, napapansin ko rin po, mayroon pong mga estudyante o mga mag-aaral sa
senior high school na may inaasahang pananaliksik na ma-produce. Meron din pong mga mag-aaral dito na kasalukuyang nasa masterado. At meron din naman pong mga kapwa ko na nandoon sa degree no ng doktorado, kung saan aminin po natin sa hindi, alam natin na magkakaiba yung antas o level ng inaasahang pananaliksik. Kaya po nandoon ako sa gitna na sana ay hindi masyadong sobrang technical para dun pa lang sa mga mag-aaral, pero gayon din ay may makuha pa rin ng mga kapwa ko guro no na nagpapakadalubhasa na sa Pilipino. Ay po. Sige po. Sa daloy po ng panayam ngayon, sabi ko nga po, hahatiin ko lang po sa dalawa. Dahil ang pinag-uusapan po natin ay metodo na ang haba po. Sa totoo lang po, ang haba. No? Kasi dun pa lang sa bahagi ng disenyo ng pag-aaral, sobrang ano na po eh, atatagal. No? Actually, isang kurso po ito no? Sa isang pag ikaw ay kumuha ng mga kurso no sa MA at sa PhD, may mga hiwalay pa no na kurso para sa disenyo, merong mga technique o pamamaraan no, mahaba ang kailangan pong atake rito. Gayunpaman ay sikapin po natin na yung iba ay mabalikan at tumatak sa atin ano yung best na maaari nating gamitin sa gagawin nating pananaliksik. Okay po, kaya ang una po ay pangkalahatang pagtalakay no sa mga mahalagang batayan natin o teknikalidad no pagdating sa metodolohiya. Ang pangalawa po ay ang rekomendasyon no ng otoridad at danas ko po mismo bilang mananaliksik na sana ay makatulong po sa inyong lahat. Okay po? Sige. Naalala ko po to no, sa tuwing ako po ay nagiging tagapanayam no, kaugnay sa pananaliksik no. Pag binalikan natin, ang dami talagang nagre-react dito. Bakit ba kailangan tayong gumawa pa ng pananaliksik? At ito mismo ay nanggaling no sa isang senador ng ating bansa. Maiintindihan mo yung iba kasi may kanya-kanya tayong dahilan. Ba't pa ba natin 'to ginagawa no? Kaya po ito mababalik sa atin siguro yung unang-una no na maiisip natin. Alam nyo ba na ang mga ang paksa o ang unang tanong na pumapasok sa isip natin ay out of curiosity, di ba? Sabi po sa isang pag-aaral ano, na dahil lang na curious ka at gusto mong malaman ang sagot sa isang tanong, out of curiosity, hindi natin alam na nag-lead ito o nagiging daan ito para sa isang pananaliksik no na hindi natin namamalayan. Okay? Kaya nga po sinasabi na curiosity may kill not just the cat, but the human as well. Yet, it is the same curiosity that fuels the mind to seek for answers. No? So, ang simple ng pahayag, pero totoong-totoo po sa atin. Kaya nga tayo, habang nagpapakadalbhasa tayo sa Pilipino at nag-iisip tayo ng ating problema no, o layon sa ating pananaliksik, minsan sa isang ganyan lang, nakatunga nga ka, biglang may nag-spark sa utak mo, na curious ka lang, no, o meron ka lang binigyan ng focus, automatiko parang nagli-lead na ito no, para ito'y daan para sa isang pananaliksik o research no. Ano pa, bakit po ba tayo nagsasagawa pa ng pananaliksik, bakit kailangan pa nating ituloy no? So sa iba ito ay pangangailangan o nakikitang may kakulangan. Nabanggit po ni Sir Mark kanina, may mga institusyon na talaga naman nakikita natin kailangan gawa ng pananaliksik ano. Kung ano man ang mga research agenda sa bawat institusyon, nagmamatter po 'yun ano, isinasaalang-alang ito. Sa iba po, syempre, wag nating i-deny, mahalaga po ang pananaliksik dahil kailangan natin ito sa promosyon ano. Gusto po natin na magkaroon ng kontribusyon sa iba't sa komunidad no, sa ating paaralan, syempre sa bansa. No? Kahit pa nga po pang international eh, gusto natin meron sana tayong nasasak. Kumbaga meron tayong nagiging ambag, no? Sa pamamagitan ng pananaliksik. Ay po, ano pa? Gusto nating hanapan ng solusyon yung mga inaakala nating sa una ay nakatengwa lang, pero dahil nag-research ka, hinanapan mo ng sagot, no? Yan po ang dahilan bakit gumagawa tayo no ng pananaliksik. Okay? At syempre po, ito yung natatawa ko kanina, no? Ang husay po, no? Sabi ko nga, sa binanggit ni Sir Mark kanina, no? Alam niyo ba yung pakiramdam na title pa lang ng research? Pero ubus ka na. Paano pa ako pupunta sa metodo? Di ba? Parang, title pa nga lang, eh. Actually, yung layunin ko nga lang, ilang beses na binalik sa akin ng advisor ko, eh. Paano ko pa itutuloy ito, no? Paano pa ako dadako sa metodo, no? Malaki talagang ano yan, no?
isipin sa ating lahat. Okay? Pero, gaya po ng nabanggit ko, tuloy lang po tayo. At sa totoo lang, no, yan pong pamagat na yan ay ilang beses ko rin na binuno, no, at iniikot, no, para makatapos. At ngayong umagang ito, sabi ko nga po sa inyo, kung ang pinag-uusapan natin ay metodo, kaya ko po pinapakita itong pamagat ng aking disertasyon at saka po ng aking thesis, no, sa masterado. Dahil ang pinakapagkukunan po natin ng metodo o ng metodolohiya, lahat yan iikot, ano ang layunin ng iyong pananaliksik. Palalawakin ko po yan mamaya. Okay po? Makikita niyo po sa pamagat ng aking disertasyon, pagtataya sa komunikatibong kasanayang pangwika ng mga guro sa Philippine Science High School tungo sa pagbuo ng modelo ng evaluasyon sa co-science sa wikang Pilipino. Siyempre po, pag Pilipino, ang haba talaga. Ang haba ng ating pamagat, no, na sana nga maiwasan. Pero nakikita po natin dito na, teka lang, ano kung ito ang pamagat ng isang disertasyon, paano umikot ang metodo? Ibig sabihin, ano ang ginamit, no, ng mga pamamaraan ng mananaliksik para lumabas mismo ang layon na nandiyan mismo o nakatala mismo sa pamagat? Iisa-isahin ko po yan. Okay? Ganyan din po. Yan. Ganyan din po ay yung sa thesis ko, no? Kasi yung sa disertasyon po ay naka-angkla sa wika, habang ang sa akin masterado naman po ay panitikan. Sa panitikan naman po, pagsusuri sa mga maikling kwentong pambata na nagwagi ng unang gantipalang palangka sa panitikan. So ang mahalagang tanong na naman po dyan ay, paano? Yung mga tanong, kung makikita nyo po, no? Nandiyan dyan yung pamagat, nandiyan dyan na mismo yung layon, kasi yun naman po ang dapat na makita sa pamagat pa lamang. Ang tanong po at ang mahalagang focus natin ngayon ay paano. Okay? Paano natin, paano ito nabuo? Diba? Paano natin to sinimulan? Paano natin tinapos? Yun po kasi ang mayroon, ano, sa metodolohiya. Okay? Siguro po matatawa yung iba pag nakita nila na, ma'am, ano ba itong pinapakita mo sa amin na to? Anong mapapala namin sa isang turtle diagram? Alam niyo po ba, nasabihin man ng iba, naggas-gas na ang pamamaraan ng paggamit na ito. Pero pag binaligan ko kung paano po ako nakabuo ng isang thesis nung masterado pa lang at naaalala ko ang bilin sa akin habang nagagalit sa akin si Dr. Liwanag, upuan mo nga to. Sabi niya, Erika, upuan mo to. Alam mo, ang lawak kagad ng tinutungo mo, gawin mo to. Tapos nung una ko pong tingin, sabi ko, ano to? Turtle diagram po talaga. Parang siyang bata o ano pa man. Pero alam niyo po ba na nung inikutan ko ito at nag-back to basic ako kung paano mo nagagawin at nailatag mo na ang kabanata isa, iikot pala ulit ito at hindi mawawala pag gagawin mo na yung mga pamamaraan sa kabanata dalawa. Sa makatwid po, makikita natin sa gitna, no, ng diagram na yan, yes, nandiyan yung metodolohiya, pero kapag nandiyan ka na sa bahagi na yan, lagi at lagi mong babalikan ang uri ng pananaliksik na gagamitin mo. Ay, sorry, paksa mo na. Paksa, no, ng pananaliksik. Kung anong uri ng pananaliksik, ano ba ang layon o ano ba ang suliranin, no, ng pananaliksik mo, ano ang mga nakalap mong batayan, at higit sa lahat, syempre, huwag nating kalimutan, eh, ano ba yung mga sinasaklaw nito? Ano ba yung dinidelimita sa'yo nito? Nung nakuha ko po lahat yan dahil sa turtle diagram na yan, unti-unti, hakbang, nakakabuo po ako ng mga dapat gawin. Siguro ang basic nito, pero minsan hindi natin kailangang gawing komplikado ang lahat dahil maraming teknikalidad na komplikado na nga. Kung lahat ay pagsasabay-sabayin natin at sasalpak natin sa utak natin, tas ang dami nating gustong ideya na iniisip natin, ito na lang pala, hindi po tayo matatapos. Yun po yung katotohanan. Kaya kailangan nating gamitin ang basic na paraan na kung paano muna tayo maghuhulma, no, ng mga ano to, ng mga hakbang sa gagawin nating pananaliksik. Okay? Ang malaking hamon po sa atin ngayon, ano? Anong pananaliksik? Paano 'to gagawin? Mahalagang salita po yung bagong himpang, no? Nabanggit na po kasi ni Sir Mark kanina, no, na ano ba yung mga pwede natin paghanguan sa panahon ngayon. Kaya naman po, pag tumingin tayo sa komunidad natin at ang gusto natin
kasi hindi po tayo pwede magkaroon ng metodo sa bagong hintang na walang paksa na ibinabatay rin natin sa bagong hintang. Sa mga bagong kaganapan, ano? Di ba naniniwala tayo na ang wika ay buhay, no? Gayun din po ang salitang pagbabago, no? Na normal na nagaganap na sa ating komunidad, sa ating bansa. Kaya naman po, pag ang pinag-uusapan natin ay bagong hintang, nakakatuwa po kanina na may kulturang popular na na ipinasok si Sir Mark. At bukod pa po sa mga nakikita natin, napapanood natin, sa kabuuang issue, no, na nagaganap sa atin ngayon, ang dami nating makuha. Okay? Ano-ano mga to? Nasa pandemya po tayo ngayon. Makikita natin ang mga nauuso o nagte-trend, no? Alam ko, batay sa social media ngayon, yung online selling and online buying, ang paggamit, no, ng mga bagong modalities katulad na rin ng mga kagamitang kailangan mailathala o maiproduce ngayon tulad ng modules, no? Ang online setting, no, ang online learning setup sa kasalukuyang panahon. Ang vlogging nandiyan na rin, ang TikTok, no? Na kahit pa mga senior citizens natin umaariba sa TikTok, why not? Bakit hindi? Hindi po ba? Ang community pantry, no? Lahat ito makikita natin sumulpot dahil sa ano po ba ngayon na nagaganap, ano? Alam na natin ang salitang new normal at ang mga ito ay sumusulpot. Recently, at dahil napapanahon ngayon, no, hindi natin mailalabas ang mga isyong pambansa katulad ng kampanya. Okay? At gayon din po, ang mga nagsulputang panibagong teknolohiya na kada taon ay mas lalong nagiging laganap na andun pa lang tayo sa unang stage, iPhone nga lang po eh, di ba? Meron kang iPhone 12 ngayon, tapos sa susunod na buwan, may ilalabas na naman na 13. Ganun din po ang mga maaring makuha natin, no, ng mga bagong paksa na lalapatan natin ng tugmang metodo. Okay po? At yung mga trending na dramas at serye ngayon, no, na hindi pwedeng makalagpas, no, sa sinasaklaw ng pwede nating maaral kapag ang o maging paksa kung ang layo natin ay makapagbigay ng pananaliksik sa wika at sa panitikan. Okay? Ngayon po, sa realidad, sa dami po na nabanggit ko at ang focus natin ay bagong himtang, ito po ang realidad pagdating sa pagsasagawa natin ng pananaliksik sa wika at sa panitikan. Ano? Ang pananaliksik po, patuloy na pangangailangan yan sa iba't ibang larang. Kaya nga po ang tunguhin natin, di ba? Umabot sana tayo sa level, no, ng intelektualisasyon kung saan inaangat natin yung antas, no, o yung level, no, ng gamit ng wika, no, ang wikang Filipino sa iba't ibang larang, no. At malaking tulong po rito o salik ang pananaliksik. Kahit po sa STEM related, no, subjects, no, o nakaangkla sa agham, teknolohiya, no, sa kasalukuyang panahon. Alam natin na may malaking pangangailangan para makapag-produce tayo ng mga pananaliksik. Hindi po pwedeng sabihin natin na ay dahil sa humanidades kami, mas marami sa STEM ngayon. Hindi po yun eh. Kailangan natin makipagsabayan. Realidad po yun. Huwag po tayong mapagod. Pangalawa po, ang mga papaksain ay maaari naman din po talagang may pag-uulit o magkakaugnay lamang. Ngunit nagbabago ang pamamaraan o metodo plus yung focus, no? Kasi baka po isipin ng iba, katulad nga kung mapapansin ninyo, kapag gumagawa tayo ng pananaliksik, bakit ba kailangan natin tignan pa yung mga nasagawa ng pananaliksik dati? Bakit ba kailangan tumingin pa tayo sa na-produce ng research tapos titignan mo yung rekomendasyon ng researcher na yun o mananaliksik na yun sa dulo? Kasi di ba pwede tayo ang magpatuloy, eh, no? Pag tinignan mo yung kanyang paksa, tapos may ginamit siyang particular na metodo, baka naman ikaw, kaparehas mo siya, pero iba naman ang atake mo at mangyayari yun sa metodo, no? Sa pagdating sa pamamaraan o pagdating sa ibang mga bahagi ng pananaliksik mo, dun mo iniba at ang layon mo may particular na komunidad, no? O institusyon na matutulungan, tuloy natin, no? So, baka kasi iba sabihin na pressure na parang, nagawa na yan. Sa totoo lang po, hindi natin may iwasan na ang mga pananaliksik ay magkakaugnay. Okay? Na meron din tayong talagang pinagbatayang mga sinaunang pananaliksik. No? Malaking salik po, no, sa ang pagbabagong dulot ng panahon
sistema ng edukasyon, no, kultura, komunidad, at lalo't higit ang uri na po ng mga mambabasa sa kasalukuyan. No. Yung mga tumatanggap o receiver po ng gagawin nating pananaliksik ay may malaking kinalaman po, no, sa gagawin nating research. No. Ngayon, nung tinignan ko po, marami pong mga paper presentations ngayon na nag-o-offer, no? Nag-aalok ng kung ano ba ang magagandang pananaliksik na pwede nating ipasa o ihain, no, sa mga conferences. Napansin ko po sa maraming mga organisasyon o institusyon, alam niyo po, makikita natin sa wika at panitikan, umiikot pa rin, ano, sa mga paksa na ito. May nakalagay na para sa wika na kategorya, meron para sa panitikan, ano, makikita natin nandoon pa rin ang curriculum, ang mga pagtataya ay hindi nawawala, no. Kahit pa yung mga Pilipinong identidad, no, yung kasama na doon yung mga sociolinguistic, no, na na-focus, nandoon pa rin po, no, sa lahat ng mga pwede nating pagpasahan ng ating mga papel. Sa mga kaugnay na disiplina, no, nandoon pa rin po, lalo na ngayon na MTB-MLD pa rin, ano, ang multilingualismo, no, yung mga bagong advokasya sa wika nandoon pa rin. Maaaring ito po ay nabigyan na ng tutok ni Sir Mark sa kasalukuyan, pero nice ko rin pong ipakita sa inyo na may mga bagong kalakarampang edukasyon na pwede pa rin nating maisama sa kasalukuyan, ano po, na pag gumawa tayo ng pamamaraan, pag ginawa natin ito, ay teka lang, mukhang bago yata ito, ay magandang saliksikin to, batay sa bagong tunguhin, no, ng DepEd o ng CHED o kung saang institusyon kayo kabilang, sa amin po kasi ay sa DOST, no? So ano po yung mga merong ano ba yung mga bagong kalakaran ngayon sa edukasyon, yung learning deliveries modalities, no? May makikita kayo ng mga DepEd memo, 'di ba? Yung quality self-learning learning packets, no? Kung narinig na po ito ng marami, kasi yung iba po sa inyo ay taga DepEd, na alam ko po na nabatid ninyo ito. Tapos nagulat din po ako kasi meron sa aming nag-organisa, no, ng isang outreach na ang focus ay K-12 transition curriculum for learners with disabilities. Meron ng curriculum para sa mga may mga special needs, no, dati, pero ngayon pinapasok yung transition curriculum for learners. So pag inisip po natin na may mga pagbabagong kalakarampang edukasyon ngayon, tapos may gusto tayong makuhang paksa mula doon, uulitin ko po, doon iikot ang metodo o pamamaraan din natin kung paano natin ito isasagawa sa kasalukuyang panahon. Kaya ibig sabihin, ang laki pa rin po, no, ng option, ano? Kumbaga binubuksan ito sa mas malawak, no, na pagtingin natin sa kung ano ang mabubuo nating pananaliksik. Okay? Ayoko pong kalimutan tong salitang transformational na tumatak din po sa isip ko kanina na nabanggit na ni Sir na marami sa mga tunguhin ng educational system natin ngayon sa ano, sa iba pang kumbaga dun sa level, no, na inaasahan, laging nababanggit ang transformational. Ngayon yung transformational, kapag tinignan natin kung ano nakapaloob dito, makikita natin, ah, ito na pala yung inaasahang skills, no, sa kasalukuyan, no. Pag tinignan natin, ah, okay, no, so ang tunguhin natin hindi lang yung literal na memorization o panandali ang pagkatuto. May ine-expect o may inaasahan tayo, no, mula doon sa mga pagbabago sa kalakarang ito. Ngayon, kung may mga naulit man po, yes, sabi ko nga kanina, may mga dating nakapagsagawa na ng pananaliksik na nakatuon dito, pero yan yung mga inaasahan, hindi mawawala. O dapat, kahit pa pandemya, sabi natin bagong himtang, hindi mawawala yung ganong output, no, o makikita sa resulta ng ating pag-aaral. Diba? Sige. Ito po, lagi itong naka-save po sa slide ko, no. Alam niyo po, nung binigay ng World Economic Forum ang top 10 skills, no, na inaasahan sa 2025. Napansin ko po pag inaral natin ang mga curriculum na dapat nagma-match doon sa inaasahan sa atin sa Pilipinas. Makikita natin, ah, okay, ito yung malawak pero dapat natatarget pa rin niya, no, kung ano yung inaasahan sa ating mga mag-aaral, kahit po sa mga mananaliksik, di ba? Ngayon, sa kabuuan po ng nakalista dyan, hindi pa rin pala mawawala, no, yung interdisciplinary approach. Bakit kaya binibigyan din ko po itong interdisciplinary approach? Kasi pagdating po sa metodo, pagdating po sa pamamaraan ng ating research, lalabas at lalabas na mas hinihikayat, no, na ngayon
na kahit pa bagong himpang ang ating ang nagaganap, no? Sabihin nandoon yung mga pagbabago, nandito yung mga bagong kalakaran. Kailangan pa rin nating wag nating kalimutan, ano, na mahalaga pa rin ang interdisciplinary. Wag nating aksayahin, no? Ang mga maaring magkakaugnay na mga kasanayan, no? Ang field, okay? Ang mga pwede nating pagsamahin at pagtugmain. Ang kolaborasyon ay nararoon pa rin at hindi po mawawala. Okay? Sa pananaliksik po, na ipapasok ko mismo sa focus ng metodo, sinasabi po ng maraming aklat na kailangan iwasan natin ang imitasyon, ang repetisyon, ang kalipunan lang, at yung may emotional na bias. Siguro po nakita ko rito yung kalipunan. Sa totoo lang po sa PNU, sabi ko nga po, naghihigpit na rin talaga, no? Iniiwasan na, batay po dun sa mga na-produce na mga pananaliksik ngayon, iniiwasan natin yung compilation lang. Mas higit sila sa pagbuo na ng sarili nating teorya, no? Siguro dahil mas inaasahan sa atin na kapag natapos ang pananaliksik, yung ambag natin ay nagmula mismo mula sa nakalap nating datos at ano ang napatunayan natin o nabuo nating modelo, no? Ngayon, pag yan po ang binibigay sa atin na mga dapat sigurong dapat tandaan sa ating pananaliksik, ang tanong po ulit, at kanina ko pa pinapaskil sa inyo, paano natin gagawin? Para natin maiwasan yan. Okay? Doon po papasok ng metodolohiya. Okay? Ulitin ko po, doon po papasok ang metodolohiya. Kaya nga po sabi ko kayo na ang pinaka-practical na tanong pag ang pinag-uusapan natin ay metodolohiya, no? Paano? Paano mo gagawin? Okay? Kaya naman po, ang pag sinabi natin metodolohiya, laging kumbaga, pag practical na sagot, o ano ba metodolohiya? Ah, okay, ito yung direction sa atin, di ba? Ito yung susi para epektibo, no, na magawa natin ang pananaliksik. Ang gandang pakinggan. Pero kapag ginagawa na po natin, sa totoo lang po, masalimuot din kapag hindi natin tinutukan, no? Naalala ko po itong ano, yung kwento ng bridge, no? O yung tulay. Narinig ko po dati sa isang kumperensya na tumatak sa akin, sinabi po ni Dr. Santa Ana, ang sinabi niya kaugnay sa sakto po, no, sa metodolohiya. Di ba pag nakakakita tayo ng bridge, no, o ng tulay, hindi natin intensyon na tumigil sa gitna. Kasi ang tulay, ang purpose niyan ay pinagkakabit ang umpisa at ang dulo. Ang layo nito ay ang mga nasa kabilang bahagi makarating at makatawid sa kabilang bahagi. Otherwise, hindi nito nagagawa o nasuserve ang purpose nito. Ang metodolohiya po ay parang tulay sa atin. Na kung nandyan ang paksa mo, nandyan ang layon mo, gusto mong ang suliranin ay matapos, tumawid ka, kailangan mo ng tulay at ang tulay na ito ay ang metodolohiya. Hindi ka pwede tumigil sa gitna na kapag nandiyan na ang pananaliksik, andiyan na yung layon mo, nakita mo na kung ano yung gagamitin mong teorya, alam mo yung saklaw, alam mo yung uri, tapos hihinto ka na. Ano na ang hakbang? Ano na ang gagawin mo? Okay? Sa paanong ang mananaliksik ay sistematikong nagdidisenyo ng kanyang pag-aaral? Yun ang metodolohiya. Kaya po sabi ko, ang haba siguro na ito kasi parang pati yung disenyo, no, tinatalakay pag ang pinag-uusapan natin ay metodolohiya, no? Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung ang metodolohiya, ang focus natin ngayon, komplikado, pero sabi ko sa inyo, pag natumbok natin, ano ang nararapat para sa research ninyo, alam mo na kung nandun ka sa gitna ng tulay, makakarating ka sa end, no? Ang layo natin sa isang metodolohiya, sa metodolohiya, no, na gagamitin natin sa inyong pananaliksik. Kailangan, no, wag nating kalimutan na ito ay dapat lumabas at maipakita ang mga makatotohanan at validong resulta. Hindi tayo pwedeng mag-imbento. Hindi pwedeng gawa-gawa, no? Kailangan higit sa lahat sumasagot ito sa target natin na layunin. Okay? Ano pa? Ayan. Taglay ng metodolohiya ang kabuuang metodo kasi kapag ka metodolohiya, eh, no, ito na mismo, kumbaga sa umbrella, nandoon lahat, pamamaraan, ang technique, ang layo, nandoon. Pero pag sinabi natin metodo lang, pag sinabi natin mismo na metodolohiya, magbe-break pa yan. No? Ano yung kabuuang metodo mo? Tatalakayin ko po mamaya. Ano yung mga alituntunin? At ano ang step-by-step process mo? Naka-umbrella pa rin. Okay?
sa pangkalahatang inaasahan natin, pag ang pinag-uusapan po ay ang metodolohiya, alam nyo po, gumagawa ng checklist dyan yung mga advisor natin. Eh. Kaya yung mga estudyante po na nandirito at magpapacheck kayo ng methodology ninyo. Pinagdaanan po namin to no, ng mga nakatapos ng degree. Tinitignan sa metodolohiya yung balik-aral nyo o yung recap nyo. Sobrang halaga ng target na layunin o yung suliranin ninyo. Either palayunin o pasuliranin ninyo. Tinitignan ang description sa disenyo at ano yung metodo na ginamit. Marami man yan. No? Iniisa-isa yan, nasa metodolohiya. Babalikan dyan ang kaligiran at ang rasyonale. Bakit mo napili yung disenyo na yun sa pag-aaral? At nandoon din ang evaluation dun sa pinili o ginamit mong metodo, kabilang na yung mga limitasyon. Ba't hanggang dun ka lang? Okay? Uulitin ko po sa maraming mga references o sanggunian, yan talaga. No? Kasi yung iba may mga dagdag pa, yung iba nga po wala dyan. Pero sa mayorya ng mga nabasa ko, no, ng mga sanggunian, yan ang pinakatinitingnan sa metodolohiya. Ngayon, pag ang pinag-uusapan po natin, na kanina ko pang binabanggit, pag sinabing metodo, tiyak na mga proseso o pamamaraan o technique mo, no, paano mo pinili yung datos, paano mo aanalisahin yung datos, uulitin ko po, kaya sabi ko, ang memorable ng methodology sa akin, no, yung bahagi na to, kasi sa mga panelists ko, yan po ang pinakatinutukan nila sa papel ko at iniyakan ko. No? Umabot po sa punto na, uulitin ko po ba? May ganun. No? Umabot ako doon sa punto na talagang napapanong ako, uulitin ko po ba? Kasi kung hindi po pala tumutugma ang layunin ko sa kung anong ginagawa ko sa proseso ngayon, kailangan ko po bang i-scrap to at bumalik ako sa unang hakbang. Okay? Sa ngayon po, na kayo ay sample, no? Sabi nga po ni Sir Mark kanina, meron ka ng paksa, meron ka ng layunin. Malaking konsiderasyon po, dahil sabi natin, bagong hintang, no? Ano ba yung mga bagong pwede natin gamitin sa makabagong pamamaraan natin ngayon sa metodolohiya? Ang uri po ng pananaliksik at ang disenyo ay nananatiling parehas, pero ang modalities ay maaari pong magbago. Yun po yung inaasahan. Kaya kung bagong himtang po ang pinag-uusapan natin ngayon, ang mga modalities ay pwedeng magbago, pero ulitin ko po, ang mga uri ng pananaliksik, pati ang lapit, ay parehas pa din. Okay? At hindi po mawawala, sabi ko nga po, naalala ko sinabi nila Dr. Walter nito, no? Ba't ka naglilimita? No? Sinabi rin po sa akin ng advisor, nila Dok Ninya, ba't huwag ka maglimita? Kasi kung halimbawa, parehas mo namang ginamit, eh may mix eh. Diba? Merong pinagsama. Huwag kang matakot alamin kung ano ang suitable o ano yung dapat para dun sa layunin mo. Okay? Kaya po, uulitin ko to. Pumping sila. Okay. Leadership training sila niya. Mami mo, ato ta. Sige, tuwa. Ayan pa. So, sa uri, sa metodo po, ito po ha, babalik ko na naman to. Kasi, uulit-ulitin ko po, pag metodo ang pinag-uusapan, ang uri ng pananaliksi at ang layunin ninyo, ang number one, na babalikan ninyo para sa proseso na gagawin ninyo. Okay? Kung pamunahin po na kumbaga yung basic na binibigay sa atin, no, ng mga sanggunian, ito po yung uri ng pananaliksik, no? Pwede ito ba ay pure o ito ba ay applied? Kaya makikita nyo pa lang po dyan pa lang sa hati, ay teka lang, so sa humanities kami, applied kami. Kasi kapag ang pinag-uusapan natin ay pure research, makikita natin kung paano ito dine-define, ano, na kung ano ang mga sinasakop o sinasaklaw nito. Ngayon, pagdating sa applied, na ang may gusto tayong gamiting teorya, no, meron tayong kwalitatibong inaasahang mga datos, dyan tayo sa applied. At syempre po, sa humanities level tayo, di ba? So sa languages at sa humanities tayo, mag-fall tayo under applied. No? Ngayon, sabi ko nga po, kung ang inaasahan, kasi syempre po sa amin, sa PISAY, no, talagang STEM-related ang marami sa kanilang mga researches. No? Ang kanila po talagang experimental. Eh. Halos talagang ang datos nila at pure research talaga ang kanilang ginagawa po. No? Kumbaga, wala silang dapat na napatunayang teorya o buuing modelo o teorya, pero may nilalapat silang mga teorya na sa dulo yung resulta dapat mapaangat nila. Okay? Sige po. Sunod. Alam niyo po ba, nung nagsimula ako, no, nung sa masterado at sa doktorado,
ang pinaka naalala ko po na baka pwedeng tumatak din sa isip natin. Kaya nagra-rumble-rumble yung methodology natin kasi hindi natin naiintindihan ano bang uri ng research yung gusto natin. No? Ngayon, sa dami ng uri ng pananaliksik, no, nabigay ko po kanina kung pure o applied tayo, teka lang, hindi pa rin pala doon natatapos. Kasi nag-a-umbrella pa ko sa ano ba yung uri ng pananaliksik mo. Kasi depende sa inaasahan. Eh, no? Depende sa kategorya. Ngayon po mapapansin natin, di ba, lagi natin binabanggit yung qualitative versus quantitative. Yes po, hindi natin maiiwasan 'yan kasi dahil ang kasi ang quantitative at qualitative pala may kinalaman pala 'to pag datos, no? Kapag pag document based, no? Ang pinag-uusapan. So lulutang talaga ito sa uri ng pananaliksik natin, no? Sa metodo na gagamitin natin. Mapapansin niyo po dito, no? Na baka naman yung iba, tingnan niyo. Okay. Pag objectives o layunin, no? Ang pinag-uusapan, so applied research pa kami, kasi under ng humanities. So makikita mo ano ba yung mga sinasabi ng paksa. Ngayon, kung basis ng nature ng data, qualitative pala, quantitative pala. So pipili ako rito, o minsan parehas. So sa mga tweet, ang makakagulo sa atin, pag hindi po natin alam eh, o hindi natin natutukoy saan patungo yung pananaliksik natin, o anong klase ba ng pananaliksik to. Kaya napakahalaga po sa metodo. Teka lang, o ano nga ba itong tunguhin ko? Anong uri ba to? Diyan po nagsisimula sa pagtukoy, ano ba ang uri ng ating pananaliksik. Nako? Okay. Sabi ko po sa inyo, sa madalas na pagkakataon, kailangan ma-identify natin ano ba ang ating pananaliksik. So kapag pure versus applied, laging layunin ang naka-focus. Kapag kwalitatibo versus kwantitatibo, yung uri ng datos at yung metodo. No? Kaya nga po, pag tinignan nyo, napansin ko po, dahil tinignan ko yung normal lights, no? Pati yung iba pong mga ano natin, referee journals, no? Na kung saan maraming nalathalang mga pananaliksik, binasa ko po yung mga metodo nila ng mga recent. Majority po, pag nagpo-fall under applied research, talagang yung kanilang mga paksa, mga humanities, tapos nasa qualitative kesa po sa kwantitatibo. Okay? So napansin ko din po na may mga pananaliksik, no, na talagang gumagamit ng pinagsama o mixed method. Diba? Ito pinabanggit ko na huwag nating limitahan kasi baka may bahagi o portion ng inyong pananaliksik na talaga namang pinagsama o pinaghalo. Kaya huwag nating limitahan. No? Ngayon, pag sinabi pong pinagsama o mixed method, pasensya na po kayo, napunta sa akin yung paksa na mas technical. No? Sana makatulong ko. No? Ulitin ko po, baka naman big kiss, no? O nagsaling puwersa si kwantitatibo at si kwalitatibo, no? Kaya naman wag natin isipin na parang ito na lang ako kasi medyo mahirap kasi minsan sumusulpot po sa research natin, kailangan pala natin dito ng mga correlational statistics, 'di ba? Na parang wag mong iwasan dahil ayaw nating gawin. Pero kung kailangan at talagang gagamit ka ng mga statistika, hindi pwedeng wala. No? Ginagamit ito madalas, no, sa isang malawakang pag-aaral o pananaliksik. Kaya po yung iba gusto isa lang talaga eh kasi ito po pang mas higit ang inaasahan pati sa populasyon o bilang ng mga respondents, no? Maaaring nauunang isinagawa ang kwantitatibong bahagi bago yung kwalitatibo. Ibig sabihin po, ito yung tinutukoy ko kanina na, baka sa simula, akala natin, so gumamit ako ng statistika, hihinto na ba ako doon. Sa dulo, kailangan mo pala, no, ng mga naratibo o description mula doon sa ginamit mo. Sisingit ko pala ulit itong panibagong lapit na ito. So sa makatweet, baka sa dulo, makita mo na kailangan talaga i-kombinasyon. Okay? Okay po. Ngayon, bakit po po lagi binabanggit yung kwalitatibo? Gaya po na nabanggit ko, dahil under tayo ng humanidades, no? Tayo, ang focus naman natin dito ay wika at panitikan. Maraming pagkakataon po na ang metodo natin at ang lapit na ginagamit sa ating mga pag-aaral ay nasa kwalitatibo, no? Bakit kwalitatibo? Bakit po tayo kwalitatibo? Ito yung mga pananaliksik na hindi na talaga kinakailangan ng numerical na datos. Naalala ko po dati na sabi nung prof namin, sabi niya, kayo kasi takot kayo sa mat eh, kaya qualitative kayo. Parang laging gano'n sa isip-isip ko, medyo opo. Kasi
para mas gusto namin ng narrative, no? Mas gusto namin ng tao, mas gusto namin ng interview, no? Magsuri kaysa gumamit ng mga statistical analysis, no? Ginagamit ang kwalitatibo, no? Ito yung paggamit natin ng salita, larawan, imahe, video, no? Audio recording, field notes, no? Yung mga salaysay at karanasan ng tao. So, sa kwalitatibo yan. Nagsisimula ito sa pangkalahatang suliranin kaysa espesipikong hypothesis, no? Focus sa pag-develop ng sariling teorya. Nako, fresh na fresh pa po ito sa utak ko. Pag-develop ng sariling teorya kaysa sumubok lamang ng nabuong teorya. Yan po ang medyo nagiging dead end minsan pag kwalitatibo ang pinili mo. Ang inaasahan po sa atin ay inductive, no? Hindi deductive. Ibig sabihin, bumuo ka ng teorya mo. Kung may mga nakuha kang mga pinaghanguan kang batayang, tawag nito, batayan o teorya mula sa mga nakalipas na pag-aaral o authorities, hanguan lang yon, pero bumuo ka ng sarili mo batay sa nakalap ng mga datos. No? Diyan nagkakaroon ng dead end. Kasi kung wala kang nabuo batay sa suri mo, humihinto ang marami. Yan po ang isa sa dilema sa kwalitatibo. No po? Sa pagsulat po natin ng pananaliksika, no, sa wika, natatandaan ko po ito, ba't ko ito sinisingit sa metodo? Kasi sa totoo lang po, sa turo natin, sa ating mga klase, hindi mo mapaghihiwalay ang wika at saka lipunan eh. Lagi yan. Kaya yung mga nabanggit ko po kanina ng mga issue ngayong bagong himtang, doon din tayo makakakuha ano ba yung mga pwede natin paksain ano, ngayong mga panahong ito. Ngayon, kung ang focus po natin ay at ang tuon pa rin natin sa wika to, ah, ang bawa po ay linguistika, lagi po at laging deskriptibo at hindi tayo nagpe-prescribe. Siguro po sana tumatak yun sa isip natin. Ano? Pagka-linguistika, inaasahan po na deskriptibo tayo. Okay? Ngayon po, babalik ko po itong mga binigay natin na mga uri ng pananaliksik sa wika. Ano? Kapag sinuri po natin, ano, mula sa phonetics, no? Mula po sa mga linguistika, no? At yung mga iba pang kaugnayan sa agham, no? Yung mga wikain ngayon, no? Mga katutubong wika, no? Na layon o target pa lalo, no? Ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Makikita po natin kahit sa panitikan, no? Na nandudum pa rin po, ulitin ko, same pa rin po ang mga target o focus na mga paksa. So ano pong dapat natin gawin sa lahat ng ito, no? Na nakikita natin na teka lang, kung dito po ako magbabatay at ang sinasabi niyo po kanina, kwalitatibo, ulitin ko po, tingnan po muna natin, unahin po muna nating mabuo sa diagram na binigay ko kanina, isa-isahin po muna natin anong dapat na unang malutas. Tsaka po natin tignan ano yung hakbang o metodo na dapat natin gamitin. May ibang atake po sa wika at meron din naman sa panitikan. Ano? Kailangan lang po maging malino sa atin ang direksyon. Okay? May mga nag-uugnayang saliksik po, no, na napansin ko na umuusbong at hindi pa rin nawawala. No? Halimbawa nga po, ito nakita ko din po, may napansin po ako dun sa isang lumabas na forum na nandoon pa rin, no, yung mga diaporic na pag-aaral. Sa UP po, binibigyan nila ng tuon, hindi lamang po yung mga katutubong wikain ngayon. Nagkaroon sila ng budget din, ano, para maglabas ng pag-aaral dun sa mga minority groups, no, na pwedeng kumbaga pagtuunan sana ng mga pag-aaral ngayon. Na baka kasi yung iba na neglect o nakakalimutan. So baka tayo pwede rin pong dun humango. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan po natin ay metodolohiya at nabanggit ko po yung mga pwede natin maging paksain, no, mula doon sa mga yon. Ano na po pagkatapos? Nalaman mo yung layunin mo? Ano po yung uri? Nilalapatan po natin ang disenyo. Iniisip natin ng mabuti ano ang disenyo. Malaking bahagi po ito, no, ng metodolohiya. Okay? Sa mga disenyo po ng pananaliksik, alam ko po marami kayong sanggunian, no? Maraming mga references na makikita natin. Ito ang pinaka nakalathala, no? Ito yung laging nakalathala na disenyo ng pananaliksik na pwede nating pamilian. Eh nandito pa rin po 'yan. Pangkasaysayan, experimental, palarawan, pasubaybay, yung case study, yung iba po ay survey, no? Yung iba po yung trend analysis na tinatawag. May mapping pa rin po dyan, ano? Tapos yung pagsusuri ng mga datos o dokumento, no? Marami pong beses na kapag nagsuri kayo ng mga pananaliksik ngayon, no, na isagawa mula 2018 pataas, no? At kwalitatibo ang kanilang pinili, no? Under applied research, pumipili sila ng particular na disenyo mula sa mga yan.
Okay? So meron po akong isang sanggunian na, na pinagbatayan ano, na nakita ko po sa kanya, yung hati niya, ito. Kapag kwantitatibo, kalarawan, action research, tas experimental. So, mas marami po dyan yung mga science-related, yung STEM, no? Yung mga lapit kwalitatibo, makikita natin, ay, teka lang, nung nag-EMA ako, ay, nung nag-PhD ako, mukhang dito ako dinala, no? Tinungo, no? Ng pag-aaral ko. So, hinati niya ito. So, sa lapit kwalitatibo, may palarawan. So, naratibo, may case study, no? Meron pang grounded theory at phenomenologia, no? Phenomenology, okay? So, pag naisip ko po yung mga ilan sa nagawa namin na mga parang kahit mga maikling pananaliksik no nung MA namin dati sa masterado, makikita namin ah okay. So klaro na nung panahon na to, marami rin pala kaming assignment na case study. Tapos narrative at marami rin pala descriptive no. Kailangan lang natin makita saan ano ang lumalapat mula doon sa ating paksa at saka uri ng pananaliksik. Okay. Sabi ko nga po, dahil ang focus natin, nasa applied naman tayo at under tayo ng humanities, no? Kaya nga sabi ko, siguro pag tinalakay natin yung quantitative, mukhang hiwalay pa no, na training no, o seminar. Kasi ang dami pang under doon no, na makikita natin medyo hindi katulad ng inaasahan sa kwalitatibo na ginagawa na po natin ngayon. No? Kapag kwalitatibo, nabanggit ko kanina, pag sinabing kwalitatibo, nandiyan pa rin yung palarawan o descriptive. No? So ang mga inaasahan dito ay yung mga kasalukuyang ginagawa, pamantayan at kalagayan. So marami pong research na na-produce na ang metodolohiya nila gumamit ng lapit na kwalitatibo. No? Ang mahalaga pong marerecall natin o matatandaan dito, yung mga tanong na sino, ano, kailan, paano. No? Na laging umaangkla ano ba yung purpose ng study mo, yan yung kailangan lumabas no pagkatapos ng sa paggamit ng disenyo na to. Pangalawa po yung narrative, baka po yung iba ito na rin ang ginagawa sa kasalukuyan o yung gagawa pa lang no ng kanilang metodo no, kinakailangan ng pasalita o pasulat na pahayag mula sa mga kalaho no ang nagagamitin mo sa pag-aaral. So para dito po, para makuha mo yung iyong inaasam na datos no, kailangan mong alamin no yung collection at description ng mga pangyayari sa buhay ng mga kasangkot no ng mga respondents mo, okay? Maraming beses talagang kailangan mong alamin ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kwento, no? At depende yan ano bang gagamitin mong modality. So doon papasok kung interview ba, 'di ba? Questionnaire ba? Ayun, papasok po tayo diyan mamaya. Kaso okay study, no? Sabi ko nga, marami pong gumawa na nito o nakabuo nito no, ng disenyo ito. Kaya paglalarawan ng kaso, no? Pinangyayarihan ng kaso sa phenomenong kinabibilangan at paglalahat ng maaaring chronological o dechronological. So nasa sa inyo pong ano yon, nasa sa inyo po yon kung ano ang gusto mong atake po no sa case study mo. So sa ganitong disenyo, makikita natin ano kung ano ba yung kaso sa pangkalahatang konklusyon no. Mahalaga po kasi yon na kapag may inaral ka na particular na kaso tapos may isang particular na populasyon o grupo ng tao, sa dulo nito no kailangan mong pumili lamang ng isang tiyak na halimbawa mula sa napakalawak na paksa no. May mga hakbang po para sa case study. Sabi ko nga dahil medyo mahaba ang metodolohiya, pwede nating isa-isahin sa susunod po no, na mabibigyan tayo ng pagkakataon para maklaro isa-isa, okay? Ano pa po? Grounded theory, no? Isinasangkot ng disenyong ito ang magkakaparehong proseso sa bawat kasong pinag-aralan upang makabuo ng teoryang nakapaloob mula sa mga to. So dito po makikita natin na kung baka yung iba iniiwasan to kasi may inaasahan o ine-expect sa atin ano bilang mga mananaliksik na kailangan meron tayong mabuo, no? O masimulan talaga, no, na itinakdang output sa atin. Ano ba yung may inaasahang produkto sa atin, eh, no? Kaya naman yung iba, bagamat mahirap, sinusuong pa rin to, pero yung iba, iniiwasan talaga. No? Ano pa po? Phenomenologia, no? Phenomenology. Naalala ko po ito, no? Kasi sinasabi ng iba na, ano bang difference nito sa case study? Kasi di ba, may mga phenomeno naman umuusbong, no? Kapag case study ang pinag-uusapan natin. So sinasabi rito, no, na kung saan yung mga lived experiences o yung mga karanasan ang focus talaga. Nga lang, kapag ka phenomenologia, meron ka na kasing target o inaasahan no mula do sa kwento ng grupo na gusto mong aralin. So halimbawa, ito yung mga sumulpot o panibagong mga ang tawag nito, isyung sumulpot sa isang particular na komunidad o grupo ng tao, no, hindi naman laging nandoon at umusbong,
yun ang atake mo. Yun ang difference nito. Okay? Sige po. Ito, isisingit ko na lang po ngayon kasi nga marami sa mga pananaliksik anong method ang ginagamit o anong kasalukuyang pananaliksik ang ginagamit. Nakita ko po ito sa isang referensya na latest no na ginamit. Yung mga references ko po ay nasa dulo ng aking ano ng aking panayam at malayang malaya niyo po makuha, no? Yung number one sa mixed method na ginagamit. Ulitin ko po sa ano to ha, sa paggamit natin ng kwalitatibo ha. Sequential sequential explanatory, no? Ginagawa po ito sa pamamagitan ng pangongolekta at pagsusuri ng mga dato sa lapit kwantitatibo bago ang pangongolekta at pagsusuri sa lapit kwalitatibo. Sinasabi ko po sa inyo to dahil possible na kung ang ginamit natin ay kwalitatibo, baka hindi natin maiwasan na may nauna pala tayong ginamit na kwantitatibo. Okay? So, ginagamit ang lapit kwalitatibo upang lalong mapagtibay yung mga natuklasan mula sa kwantitatibong lapit. No? So baka may nauna kaya po sequential eh. Baka may una kang ginamit tapos susundan mo ng panibago kaya po mixed method eh. Pero may una muna no na ginamit. So meron kang gusto na meron kang naunang pinagbatayan no. Tapos tsaka mo sinundan ng panibagong metodo. Okay? Pangalawa po, sinasabi rito yung sequential exploratory. Kanina po ay explanatory, ngayon ay exploratory. Sa disenyong ito, nauunang hinahango ang mga datos at pagpapakahulugan sa lapit kwalitatibo na sinusundan naman ang pagpapatibay sa mga datos na nakalap sa lapit kwantitatibo, no? Alam niyo po dito, naalala ko yung sa isang hamon sa mga estudyante namin sa STEM naman ano. Kung sa kanila ay mas parang okay na yung mga datos na parang hindi mo kailangan gamitan ng mga statistics, no? Okay na yun, hindi mo kailangan mag-mix. Pero may mga pagkakataon na baliktad. So kailangan dito, pag sinabi mo exploratory, ano ba yung mga nahango mo munang datos na nauunan mo nang hinahango yung mga datos no mula sa lapit na kwalitatibo tapos saka mo makikita may dapat pang i-explore. Ibig sabihin hindi sila huminto mula dun sa mga pagka-analisa lang ng datos sa pamumuno ng Filipino Club Officers. Apo. Apo. So kailangan kumbaga yung sequence ay naiiba. Parehas na sequential pero ulitin ko baka meron ka nang nakuhang mga datos batay sa nakalap na interview o mga datos na batay sa karanasan, pero may kailangan kang gamitin, bawa exam o test. Tapos gagamitin mo ng statistics, tapos may kinalaman pala din sa kung ilan ang bilang ng mga sumagot na babae at lalaki. Hindi kasi nahihinto siya sa datos lang na gusto natin puro salita lang ang gamit, no? Baka may kailangan na statistika. Okay? Sunod po, sequential transformative, no, isang pinagsama o mixed method din ito. Disenyo na maaaring nauuna ang kwantitatibo o kwalitatibong lapit. Bahala kayo. Pero ba't po mahalaga yung salitang transformative? Nung nagkaroon po ng integrasyon, yung dalawang lapit na ito, nung pinagsama mo, alin man po ang mauna, okay lang. Pero ang inaasahan mo ay may pagbabagong, kumbaga yung bagong umusbong o meron ka bang nakalap na nung pinagsama mo may nabuo, no? Ang layon din po natin dito, halimbawa katulad ng iba, sabi nga transformative curriculum, 'di ba? Mula sa ito na yung dati, pero ngayon may inaasahan kang panibago, o mula dun sa dati, ito na sana yung umangat ngayon, parang umusbong sa kasalukuyan. Okay? Number 5 po ay yung concurrent triangulation. Sa disenyong ito, ginagamit ang dalawa o marami pang pamamaraan para mapatibay ang resulta ng pag-aaral. No? Kinakailangan po daw rito ay ang matibay na pundasyon ng mga kaugnay na pag-aaral at literatura bilang kolaborasyon sa mga natuklasan ng pag-aaral. No? Naalala ko po dito, sa totoo lang, naghahanap ako ng halimbawa ng concurrent triangulation. Ano? So napansin ko po dito, may isa ko nahanap na hindi ko tiyak kung doon siya pumapasok. Batay lang kasi buto doon sa pamagat, no? At sinabi na ito ay gumamit ng concurrent triangulation, ano? Sinasabi po rito na yung mga hinanap mo na ng mga teorya o mga batayan sa isang pananaliksik, no? Ito na yung umuusbong, pero ang ninanais mo ay magkalap pa ng iba pang mga sanggunian at batay na rin sa iba pang pag-aaral at resulta, tapos ipagsasamahin mo o ipaghahaluin mo. Sa mga tweed, meron kang tinitignan dito na nung nagsanib, ito ang kinalabasan. Marami sa pagkakaalala ko po, nung tinalakay ito sa isang
ano to, sa isang panayam, at may nagtanong din na isang guro, no, na parang, ma'am, kasi parang ang hirap ng parang sinasabi na collaboration, paano po ba to? Siguro ang sabi po ng speaker din nun, huwag tayong matakot na maghambing, no, ng mga kaugnay na literatura dun sa metodo natin. Kung marami mga batayan, piliin mo, tapos ano yung kaugnayan itong batayan na to sa isa pang batayan na nakita natin. Tapos ano yung best na lapat mula dun sa sarili mo namang pananaliksik. Okay? Sige. Ayan. So ito po ay mabilis na lamang, no? Ano po ba yung mga inaasahan natin kapag kabanata dalawa? Sa PNU po, no, sa Philippine Normal University, ang kabanata dalawa, metodolohiya na kagad, no? So ito po yung mga inaasahan, ano? At ang pinakamahalaga sa kabanata na to, kailangan po makita yung bawat bang o yung proseso. Ito po yung basic na inaasahan sa kabanata dalawa. Ngayon, kapag po ang pinag-uusapan natin ay yung kabanata dalawa, tandaan. Ito, ito po para po sa mas patungo sa pagtatapos. Ano? Tandaan po natin. Ano po yung datos na kailangan natin? Ano po yung hindi? Kung hindi mo kailangan tanggalin mo, hindi pang parami lang. Okay? Saan mo kukunin? Papasok dyan ang sampling design. Ulitin ko, saan mo kukunin ngayon yung datos? Sampling design. Isipin mo mabuti. Yung probability at non-probability. So kapag ka probability, dyan papasok yung random, no? Random sampling, okay? So makikita po natin, alam ko naaral na to, maaaring naaral na po ito ng iba, no? Pero sa iba po, baka maaaring balik-aral to, no, sa atin. So yung saklaw, no, ng pangkalahatang populasyon, no? Asahan din yung maaaring parehas, no, na naresulta sa kabuuan ng grupo o pwedeng across. Diba? Kasi yung iba nakapokus lang, sample, kung puro babae, babae lang. Puro teacher, teacher lang ba? O dapat may babae, may lalaki? Diba? So, tinitignan po natin yan. Tinitignan po natin yung salik na yon, no, sa ating pagkuha, no, ng datos. Kapag non-probability, hindi nagaganap ang random na pagpili. Diyan papasok yung convenient sampling. Ibig sabihin, pinili mo na talaga. Ina-expect mo na sila na talaga. Inaasahan mo. Diba? So kadalasan ay yung mga target natin dito, yung mga tao at grupo, no, na kung saan alam mo na ito yung mas convenient para sa iyo kasi alam mo sila naman talaga yung sasagot ng pag-aral mo. Okay? Ano pa po? Paano bang kolektahin yung datos? Sa metodolohiya pa rin po to, ah, yung data collection methods natin, no? So diyan papasok, ito ba yung interview, survey, online o physical? Wow, ngayon talaga meron ng ano, sabi natin bagong himpang po, no? Pero papasok na diyan. Kung online, talaga naman nagaganap na ang survey na online. Sa totoo lang po ngayon, maraming meron po akong galing din po to sa PNU, no? sa galing din po sa PNU. Halimbawa po, yung online na survey nila ay kinatanggap na bilang datos, no? Dahil alam natin na pandemya ngayon. Hihinto ba tayo kapag hindi mo na sila na-interview o nagawa ng survey ng physical, 'di ba? So hindi po nahihinto ang pananaliksik dahil pandemya. Humahanap lang tayo, uulitin ko po, ng ibang modality. Okay? Yung obserbasyon na ginagawa na natin dati pa. So ngayon, ang obserbasyon, hindi na rin kailangan physical. Diba? So sa pagbabago natin ngayon, baka ang obserbasyon mo ay sa pamamagitan lamang ng pagtungo sa isang klase o kahit sa isa pang particular na room, pero ito ay online na. Tinatanggap na rin po yan. No? Yung mga dokumento o tala o record, pwede rin. Ang mga case studies ay pwedeng paghanguan ng datos, no, na naisulat na. Okay? Mga tala-tanungan o questionnaires. Diba? Ang ethnografiya ay isa rin mahalagang batayan ng ating datos. No? At ang mga secondary sources natin. So halimbawa, meron ka nakuha ang mga bibliografiya o mga, kahit pa yung mga diary, no, yung mga archive na documents natin. Kasama po ito sa pwede nating pagkuha ng datos. Okay? Yung interview ay unstructured, semi-structured o structured, nasa sa inyo po 'yan. Uulitin ko, nakabatay tayo sa layunin ng inyong pananaliksik, no? So kayo po ang pipili diyan. Okay? Sa pangpaalala, no? Tandaan po natin 'to. At uulit-ulitin ko, sa pangalap natin ng datos sa bahagi ng metodolohiya, nakabatay sa pangkalahatang target ng pananaliksik ninyo ang gagawin ninyo. Yung praktikalidad at mga pagkukunan, huwag po natin ipilit ang mga bagay na hindi natin hawak. Alam natin ang saklaw at delimitasyon, doon po tayo. Okay? Halimbawa po ito, sample. Yung exploratory, kwalitatibo inaasahan, so panayam,
ang kukunin natin, focus groups. Ngayon, kung ang pananaliksik mo, ang gusto mo ay makabuo ng teorya, patunayan mo yung teorya na yon. So, large scale surveys po ang pag-uusapan natin. Numerical ang data, pero ang pagkala po nito, pwede na rin po online. Ngayon. Okay? Pero wag po natin wag po natin sabihin na dapat lahat online or ano, kasi ulitin ko, batay pa rin po sa layo ng inyong pananaliksik. Meron po kasing mga hindi po pwede na online. Halimbawa, kung nais mo pumunta sa sample po, no, bawa, ang iyong paksa, ang suliranin mo at kukunin mo ng mga respondents ay mga prisoners o mga preso. Hindi po pwede online, ano? So, ihingi ka po talaga ng permiso, tutungo ka, no, doon sa kanilang lugar para gawin ang pananaliksik. No, may ulitin ko po kasi may saklaw at limitasyon, no, kahit pa sa pagkuha natin ng mga respondents. Sa metodo rin po 'yun. Okay? Pa? Paano gagawin yung pag-aanalisa ng datos, no? So, ulitin ko po, nabanggit ko na to kanina, kwalitatibo ba o kwantitatibo, 'di ba? So, ulitin ko, alam niyo po ba na no, sa pananaliksik ko, no? Ang pinaka nahirapan ako, seryoso po ito, ay yung data coding at saka po yung annotation. Doon ako umiyak. Sabi ko po, matatapos ba ako dito? Kasi yun po yung inaasahan sa akin ng mga panelists. No? Sa awa ng Diyos, opo. Okay. So, sa kwalitatibo, nandiyan po, nagsisimula ang data coding natin, no? Ang analysis natin, ang pagpili natin, anong klase ng analysis ang gagawin natin. Okay? Tumatak po sa akin sa lahat ng ito dahil ang pinag-uusapan ay metodo batay po sa aking karanasan. Ito po ang laman ng metodolohiya. Yan po ang bahagi ng metodolohiya. No? Makikita dyan ang pinakamahalagang hakbang na ginawa mo o prosesong ginawa mo para sa layunin ng pag-aaral mo. Ngayon, ito po ang sa akin po ito, sa disertasyon, ano? Yan po yung ginamit ko, mga batayan, pero ito po ang gusto nilang makuha sa akin. Okay. So sa sobrang, sabi ko nga po, sa sobrang komplikado ng kailangan mong makabuo ng isang modelo, hindi man teorya, isang modelo na talagang sayo, no? Mula sa mga datos na nakuha mo. Pag nakita natin, paano 'to nangyari? Ito. So makikita natin 'yan sa pamamaraan, ano, para may panayam si ma'am. Ganito ginawa niya based sa karanasan. In short, so mix po talaga 'yung nangyari sa akin. Ulitin ko po, mix, no? Na talaga sabi ko, munti ko na pong sukuan pero may awa ang Panginoon. Ano? Sabi ngayon, ang naalala ko po, di ba, pag tinignan natin, parang ang salimuot at ang daming pinagdaanan, ano, para mabuo mo si modelong Como Holistic para sa iyong pananaliksik. Ang pinakamahalaga po, no, na hinanap sa akin dito ay ano yung implikasyon? Biruin nyo, kailangan hanapin sa akin sa pananaliksik ko ito. Implikasyon para matamo mo yung kahusayan. Implikasyon sa pagkatuto ng iba pang asignatura. Hinanapan din po ako ng ano ba yung magaganap dito ng ano, wikang, ano bang hinaasahan sa wikang Filipino bilang tulay o intervention? Ano? Yung intensification ng Filipino sa bawat paaralan. Kailangan mong palutangin. No? Kaya po lahat yan ay lumabas. Ibabalik ko po ulit ito rito. Yan, ito. Sorry, yan. Paano po ulit nabuo yan? No? Metodo. Yung metodolohiya po ang pinakamahigpit sila. At alam ko ang mga advisor, yun din po ang tinitignan. No? Kaya po naalala ko to. Ay, naku, alam po ni Sir Arjan to. Naalala ko po si Dr. Gutierrez. Nung umiyak na rin po ako dahil hindi ako makausad sa methodology ko, tumawag po siya sa akin ng gabi. Tapos sinabi niya sa akin, alam mo, Tin, ano? Alam mo, Tin, ganito na lang. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mong proseso, kwentuhan mo na nga lang ako. Ano ba yung ginawa mo? Sige, kung ano yung hakbang na ginawa mo, basta sige, ikwento mo, isa-isahin mo sa akin. Ang tagal namin nun. Halos buong gabi po kami nagkwentuhan para lang sabihin ko sa kanya kung ano yung ginawa ko. Isa-isa. No? Wala raw akong lalagpasan. Kaya naman po, pagkatapos ko makausap si Dr. Gutierrez, lumabas to. Ano yung disenyo ko? Ano yung, paano ko pinili yung setting? Paano ko pinili yung mga kalahok? Sabi niya, kwentuhan ko raw siya eh. Inisa-isa ko, nilista ko, nakinig ako, sinulat ko, nilagyan ko ng outline, no? Bumalik ako sa turtle diagram ko ulit, hanggang nabuo po ito. Yun pala ang metodolohiya. Walang shortcut. Kailangan mo isa-isahin paano mo nabuo ang iyong pananaliksik. No? Last po, at huli na lang. No? Nito pong nakaraan, umatend ako ng isang international conference, no?
on literature education. At nabanggit po ni Dr. Aparicio ito at tumatak sa akin. At sana maibahagi ko po sa inyo. Pag gusto niyo po ng accurate methodology, wag mawawala ito. Nandun yung datos, klarong datos. I-highlight mo yung participants mo. Yung follow-up mo para mabuo mo kung ano yung gusto mong resulta, nandun doon. Yung lente ng iyong metodolohiya, tinitignan talaga ano ang teoryang pinagbatayan mo at ano ang procedure o hakbang na ginawa mo. Pag nandoon yan, hindi mo kailangan ng mapalabok, hindi mo kailangan pahabain ng todo, sapat na yan para umubra ang metodolohiya mo. Okay po? So sa kabuuan po nito, kumpletuhin po natin yung detalye. Huwag niyo pong kalimutan paano mo sinagawa yung validation ng resulta ng pag-aaral mo. Sobrang, sobrang halaga po nun. Okay? Kaya naman po, sa kabuuan at sa konklusyon ng aking mga tinalakay ngayon, pumili po tayo ng metodolohiya sa ating pananaliksik ng may pagsasaalang-alang sa layunin at suliranin. Ngayon, kung ang nabanggit po ni Sir Mark kanina, ito na ang bagong himtang, ito na yung mga paksa. Doon po natin simulan. Ibatay po natin ang metodo ron. Tapos, huwag natin kakalimutan ang saklaw at delimitasyon ng ating pag-aaral. May mga bagay po na pwede, may mga hindi. Kung ang kakabanggain nyo sa bagong metodo na gagamitin ninyo ay ang ethical na issue, hihinto po tayo doon. Kasi, pwede ka gumamit ng Google Form kung survey man ito. Pwede ka gumamit ng questionnaires. Pwede mong puntahan ang mga tao na gusto mong puntahan. Pwede kang mag-signulate. Pero pag may binabangga itong ethical na issue, may kailangan kang ayusin, may kailangan kang sundin. Kaya ulitin ko po, babalik tayo sa basic, ang saklaw at delimitasyon ay napakahalaga. No, uulitin ko, walang dapat lagpasan kapag metodolohiya. Huwag kang matakot na kahit pa mahaba ito, pero inisa-isa mo paano ka nakarating sa dulo ng tulay, yun po yung pinakamahalaga sa metodo. Okay? Sa pagtatapos po, kaya lang pala sabing pagtatapos, last na po talaga to. Walang tamang kutob pag pananaliksik. Hindi pwede na feeling mo lang. Kung hindi ka sigurado, huwag ka mahiyang magtanong. Seryoso po itong natutunan ko na to sa methodology ko. Kung hindi ka sigurado, huwag kang mahiyang magtanong. Kasi may expert no, na pwedeng tumulong sa'yo, na akala mo okay na to, may taong makakatulong sa'yo doon. Huwag kang matakot umiyak. Umulit at magrevisa. No, ulitin ko po to. Kung feeling nyo dead end na, hindi. Huwag kayong matakot. No, okay lang umiyak tapos bangon ulit. Hindi pwede sa pananaliksik ang pwede na. No, huwag po natin isakripisyo ang kalidad ng ating pananaliksik kasi feeling mo pwede na to. No? Kung bubuo rin naman po tayo yung alam natin na dekalidad kasi marami pong umaasa sa pananaliksik natin. Mahalagang tanong, para kanino tayo bumabangon? Bakit pa tayo nagre-research? Napakahalaga po niyan, ano? Para kanino ka bumabangon at di ka na natutulog? Balikan natin ang mga umaasa sa atin sa academe. Makikita po natin, inspirasyon tayo sa marami. Kaya naman po, pagpagod na tayo. Pag ngayon, yung mga mag-aaral na naririto ay feeling na ayaw na. No? Everything takes time to become something beautiful. Alam yan ang mga kabigkis natin na bago ang degree, ang mga bagay na pinaghirapan ay ang worth remembering. At yun ang pwede nating mabahagi po sa iba nating mga kabigkis. So yun lang po at maraming salamat. Ito po yung mga sanggunian ko. Kung gusto niyo po ng kopya ng aking slide, willing na willing po ako ibigay para kung may nais po kayong pagkwentuhan nito, ay maipagkaloob nyo sa kanila. No? So magpamiyembro po tayo ng Banui Phil, no, ang organisasyon na ito at naway makatulong po. Yun naman po ang layo ng organisasyon na ito, no, na makapagbahagi no, ng mga danas, no, karanasan at mga kaalaman sa mga kapwa nating guro sa Pilipino. Yun lamang po at mapagpalang tanghali po. Ang oras na, no, mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. God bless po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Christine. Doc Christine. Grabe, Sir Akabigis, Sir, ano,
Arjan, ano? Sik-sik-lig-lig po, no? Nag-uuba pa po na input ang inihatid po sa atin ni Doc Christine. Hulog po ng langit kayo, ano? Para bang nanumbalik muli. Refresher course. Ang aking pong mga natunghayan ngayon mula sa graduate school. Sir John. Apo. Maraming salamat, Kabikis. Kasi nakita ko dun sa talakay ni kapatid at Kabikis Tin Aguila, naalala ko yung aking paper. Sa totoo lang. Ang damang ko. Diba? Oo, sabi ko, Jiva, ang hirap magtapos. Pero alam niyo, sa totoo lang, tama yung sinabi at sumasang-ayon na ko sa Kabikis Tin Aguila sa lahat ng sinabi niya. Kasi sa totoo lang, kung gusto natin matamo ang isang bagay, ay kailangan talagang paghirapan natin ito. At dito nakakuha rin ako ng isang konsepto o ideya dun sa talakay. Sabi nga, dapat nakita natin yung konsepto ng direksyon. Sinulat ko nga dito, ang direksyon ay nakabatay din sa ating filosofiya bilang mag-aaral o bilang isang mananaliksik. At napakalaking bagay, kapatid at Kabikis Tin Aguila, sa mga binigay pong concept at ideya. At dito makikita natin may mga sinabi o may mga binigay na pagbati. Maraming salamat po Doc Aguila sa napaka-informatibo, siksikliglig na kaalaman at karunungang ibinahagi ninyo. Marami po akong natutuhan lalo na kung paano makapipili ng angkot na metodolohiya sa pananaliksik. Napakahusay talaga ninyo, ma'am. Super salamat po. Okay? Masarap lasapin ang ginagawa mo, lalo na pag dumaan ng sakripisyo. Palaging babalikan ang layunin at suliranin kapag humahanap ng tiyak na metodolohiya. Ayun, maaari daw po bang makahingi ng kopya ng PowerPoint mo, Kabikis at kapatid natin? Ay, yeah. Opo, ibibigay ko po ito kila Dr. Cathy para po ma-share po, no, lalo na po sa mga nasa probinsya, ayan, para po makapag-share din sila. Ayan, maraming salamat. At wala akong nakitang tanong mula doon sa ating, tawag nito, sa ating panayam na ginawa. Ngayon, dumako na tayo, Kabikis Annaline. Kabikis An. Ayan. Kaugnay niyang isinagawang panayam ay magsasagawa tayo ng paggawad ng sertipiko na pangunguna at panunumpa na pangungunahan ng ating pangulo, walang iba kundi si Kabikis Dr. Catalina Hanasa. Okay, muli maraming salamat, Doc Christine. Napakaganda po ng inyong ibinahagi po sa araw na ito. Punong-puno na naman po at siksik na siksik po ano sa kaalaman ng ating mga miyembro at mga kasama na nandito ngayon sa Zoom, katulad ni Sir Mark kanina. Kaya naman po, hayaan niyo po kami igawad po namin sa inyo ang sertipiko ng pagkilala. Ang sertipikong ito ay ginawad kay Dr. Christine Joy Aguila, no, sa kanyang masigasig at hindi matatawarang katungkulan bilang tagapanayam sa paksang metodo ng pananaliksik sa bagong hintang. Sa webinar na 666 wika sa bagong hintang Pilipino. Binagalagay ka 23 ng Oktobre 2021 via Zoom conference at nilagdaan ni Dr. Veronica Siabanggan, Chairman, Bonifield Incorporated, at Dr. Catalina E. Isang virtual na palakpak para kay Dr. Christine Joy Aguila. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat, ma'am. Ayan, maraming salamat po, Kabikis Cathy. Ngayon, pangunahan po natin ang panunumpa ng ating mga bagong miyembro ng Ban We Feel. Handa na ba ang ating mga kabikis na maging bahagi ng organisasyon na kung saan ay nagtataguyod ng Pilipino sa bansa? Pakibukas po ang ating mga kamera at Kabikis Dr. Cathy Canasa, binabalik ko po sa inyo ang mikropono.
Dr. Cathy. Ayan, parang nawawala si Dr. Cathy dahil nga medyo nagkakaroon ng problema sa connection. Ngayon, bago tayo dumako sa, ayan. Ayan na, si... Dr. Abanggan, si Dr. Abanggan. Okay, Dr. Abanggan. Okay, para sa pangwakas na mensahe o para sa panunumpa muna, maari po bang pangunahan ninyo ang panunumpa sa bilang kinatawan ng bandwidth po? Salamat, kabig kiss, Dr. Arjan. Mangyaring, pwedeng makita sa screen yung mga sasabihin ng mga ating mga bagong kasapi ang kanilang panunumpa. Paki-screen share. Hindi mo nakita, Doc? Naka-screen share na po? Wala ako nakikita. May nakikita kayo, Doc, dyan? Meron. Ano meron po, Doc. Has started screen sharing pa lang po. Ano? Yes. Na po, meron na po. Meron na. Okay, meron na. Hi, ipagpaumanin po, nakalimutan kong bumati muna na isang magandang umaga. Nag-excited ako sa panunumpa ng mga ating mga kasapi. Okay, narito na po ngayon, nakikita. Halinawang nakikita po ito ng lahat. Panunumpa bilang kasapi. Ako si, pakibanggit po yung buong pangalan. Sana may mic sila lahat, Dok Arjan. Sana pakibukas siguro ang kanilang camera do. Okay, pakibukas po yung camera at yung microphone. Kahit mic na lang kung hindi kaya ng camera. Okay. Okay, ako si nakasapi ng Big Kiss at Alyansa ng mga nagtataguyod ng Wikang Filipino Incorporated, Banmifil, ay buong pusong nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin na isang kasapi at sisikapin kong makatutulong sa ating samahan upang lalo pang mapayabong ang wikang Filipino at maging katuwang ako sa pagsulong sa adhikain ng samahan. Susundin ko ang mga batas o mga kautusang legal na nakapailalim sa ating samahan at kusa kong babalik katin ang mga pananagutang ito na walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ito ng Diyos. Sa pong pagbati sa lahat po na ating mga kasapi. Congratulations po. Ayan, maraming salamat po, Doc Abanggan, ang founder po ng ating Ban We Feel. So muli, congratulations at maraming salamat po sa pamiyembro mga kabigkis. Yung iba dyan, bukas pa po yung ating samahan, ano? Sa gusto pong magpapatala, mag-PM lamang po. Then huwag po kalimutan na mag-like po sa ating FB page, ano? Lahat po ng updates tungkol sa ating samahan ay ipopost po natin roon. Okay po, sa pagkakataong ito, ay muli po nating bigyan ng isang natatanging bilang, no? Malugod ko po na ipakilala sa inyo ang isang natatanging mag-aaral po, no? Mga mag-aaral po sa aming universidad sa kanilang lahok nung aming patimpalak sa buwan ng wika ukol sa larawang sanaysay tungkol sa panahon po ng pandemya. So ito po yung nagwagi, ang grade 11, Blessed Clement of Osimo. Isa po itong napabilang sa UMS class. Sige po, take it away. Pakinggan at panoorin po natin ang kanilang lahok. Ma'am, walang sound. Baka po hindi namin share. Pareho pala tayo. Share the sound po. Thank you. Ayan. So, time check. It's 11:33 na po. Konting kebot na lang. Ayan.
Maraming salamat sa isang napakagandang okay. presentasyon, Kabikis-an. At alam mo yun, medyo yes naantik ang puso ko. Na, naiintindihan ko rin kasi kahit papaano ay Bisaya ang pamilya namin. Tawag nito, maraming salamat sa ating mga frontliners. Maraming salamat sa Panginoong Diyos ay, dahil patuloy at patuloy tayong nabubuhay sa kabila na may pandemyang ito.
ang napakalaking bagay at pagpalain tayo sa ating ginagawa para sa bayan at para sa lipunan ito. At dito, bago tinatawagan natin si Dr. Veronica o Kabikis Dr. Veronica Abanggan para sa isang pangwakas na pananalita. Naka-off po kayo, Doc. Mute ang mic. Doc Abanggan. Pakibukas okay, okay po ng mic. Open the... Ayan. Sorry. Okay na po. Yeah, okay. Salamat. Muli sa pong kaya-aya umaga sa ating lahat. Ayun. Ang ganda talaga na nangyari ngayon. Ang mukhang bibig na ating dalawang tagapagdaloy. Siksik, liglig. O, alam ko marami na sa atin ang mga alam tungkol sa pananaliksik. Pero kakaiba to ngayon. Kakaiba to ngayon kasi nasabi ngang siksik, liglig talaga. So nagkaroon ng karagdagang kaalaman dahil sa dalawang tagapanayam natin na talaga masasabi natin sa talino ay walang kapantay. Okay, lahat ng bagay kapag sinimulan ay may wakas. Subalit alam ko po na ang pagwawakas natin ito ay pansamantala lamang dahil marami pong nakahanay ng mga magagandang paksa ang Banfield para sa inyo sa nalalapit pang mga webinars namin. Kaya sana po yung mga hindi pa nagpamembro, talaga pong hihikayatin po kayo na maging kabigkis na po talaga namin. Hindi po kayo magsisisi. Kita nyo ngayon, nagkaroon tayo. Ito po ay unang webinar pa lamang namin. Ang ganda-ganda na nga. Ano pa kaya ang susunod? Ganun yun eh. Pag maganda ang nagsimula, matatakot tayong pangalawang tagapanayam. Gagandahan niya. Pagandahan na talaga ang labas. Kaya lahat po ng miyembro nito, ay nako, bawing-bawi po. Gasino na yung 500, 300 o pang lifetime na ano to, pamiyembro, 3,000. Nako, ang layo-layo po ng mararating yan. Grabe, kasiksik, liglig, gagamitin ko na po yung kasabihan yung mga kaalaman natin. Okay, sa pagkakataon pong ito, hayaan po ninyo na sa ngalan po ng Big Kiss at Alyansa na nagtataguyod ng wikang Filipino, Ban We Feel, ay paabot ko po aking taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng dumalo ngayon. Mga opisyal, mga kasapi, mga membro, hindi pa membro, mga bisita. Salamat po talaga. So, alam ko po yung mga bisita na natin ngayon, balang araw ay magpapamembro po talaga po sila. Di po ba? At isisingit ko rin po, salamat talaga sa panahon mo. Professor William Nukasa, sandahan hindi ako mali, Professor William Nukasa, ang Pangulo po ng Sagip Wika. Salamat po at naririto rin po kayo. Salamat po sa time talaga ninyo. At ganun din po, nais ko po iparating talaga, bagamat yung salitang salamat ay hindi sapat upang mailahad ko kung gaano ako katuwang ngayon dahil po sa mga naging kooperasyon, koordinasyon, aksyon, lahat po ay naging matagumpay. Magaganong pa man po, nais kong bigyang diin ang mga bagay na to. Alam niyo po ba na ang ating mga tagapagdaloy sa programang ito na si Kabigkis Professor Anneli Bacalucos at Kabigkis Dr. Arjun Himi, sila po ay naging buhay ng ating programa. Kung wala pong buhay, syempre lahat tayo magiging matamlay. Walang kabuhay-buhay. Pero dahil po sa kanila, sabi nga ni Ma'am Ann, naningkamot yung ko. Kaya mga Bisaya bata, pero hindi mapapansin na Bisaya siya. No? So wala na hindi muna kaya, Bisaya siya, ganun, wala na yung ganung panahon ngayon. Ang galing, binabati ko po kayo, salamat po ako sa inyo, Dr. Arjan at Professor Anneli. Sa lahat po ng mga dumalo, tinatawag natin participants. Hindi niyo po ba alam, kayo po ang pinakakaluluwa ng webinar na to. Siyempre kung wala po kayo, ano po mangyayari? Kung baga sa katawan, kung wala pong kaluluwa, para tayong zombie, buhay na patay. Noon. At siyempre po sa ating pong napaka
aktibo, napakatalino na talagang siksikliglig ang kaalaman ng ating dalawang tagapanayam, Kabigkis Dr. Mark Galdo at Kabigkis Dr. Christine Joy Aguila. Sila po ang ating naging utak at puso sa webinar na to. Kapansinin niyo po ha, meron tayong buhay, kaluluwa, puso, utak. Hindi po katakatakang tayo ay naging ganap na matagumpay. At ganun din po ipinaabot ko. Kundi niyo po alam, ito po ang mga opisyal ng Banwisil. Sa pangunguna po ng ating napakasigasig na Pangulo, Kabigkis, Dr. Cathy Canasa, ang Banwisil po ang siya naging kamay upang maging gabay sa lahat ng nangangailangan. Naghahanap ng paraan pa saan nga. Kasi alam ko po bilang, bilang isang profesyon, sa school po natin, kahit sa, kung saan man po tayo nagtatrabaho, lagi po tayong hinihinga ng bio note. At isa po rito, kapag naidagdag nyo sa bio note ninyo na kayo ay membro ng ganitong samahan, karagdagang points po yun. Lalo na po itong Banwisil. Sa kalaman po ng lahat, hindi lang po ito pang Cebu City. Ito po ay pambansa. Ah, ganun po. Kaya naku, talaga pong salamat talaga. At idadagdag ko po ito ha. May permission po ito mula sa ating Pangulo. Bilang additional pahalipay sa Bisaya pa or bilang ano itong karagdagang ano yung pahalipay sa Tagalog? Bilang karagdagang pasasalamat o Kabigkis Geraldine, pahalipay. Nawala na ako. Okay, bilang pahalipay, ha? Yung mga membro natin ngayon, o magpapamembro pa mamaya, inaanyayahan ko po kayong makadalo bukas sa isang action research. Nabanggit po kasi ni Kabigkis Doc, Aguilain tungkol po sa quali, quanti, at action research. Na taon po, bukas, meron po kami action research whole day. Talagang action research po siya at talagang siksik ang kalaman nito. Whole day po to, action research talaga. Libre po kayong makakadalo. Nasa chat box po natin ang Zoom link. Magsisimula po kami bukas 8:30. Ito po exclusively sa lahat ng membro ng Banwisil. Siyempre, membro, hindi lang membro, mga opisyal, lahat po. Okay, so ganun po talaga. Kaya pagkaasahan ko po na yung iba, hindi na dapat magpaligoy-ligoy pa. Ano panghintayin nyo? Magpa-membro na kayo. Ganun po. So, kaya po, ang nangyari ngayon, meron na tayong kaluluwa, buhay, puso, utak, kamay. Ayun, magkaisa po tayong lahat. Magkabigkis po tayong lahat. Salamat. Sa huli po, salamat talaga. At naway ang biyaya at gabay ng ating Panginoon ay laging sumaatin. Maayong adlaw, kanatong tanan. So yun. Back to you, Dr. Arjan and Professor Bacalucos. Salamat po. Okay. Maraming salamat po, Doc Abanggan. Ayan, Sir John. Maraming salamat po, Kabigkis Dr. Abanggan. At dito makikita natin sa pagtatapos na iskusanang mag-iwan ng isang mahalagang konsepto. Ito yung nagsimula tayo sa siksaliksik upang magpasibol ng kaalaman tungo sa paglago ng lipunan at bayan. Ikaw, ma'am, Kabigkis Ana Limpa Kalukos. Ihiramin ko po yung linya ni Doc Tim kanina. No? Sinabi niya sa atin, mga teachers, hanggat may problema, may research, dadagdagan ko pa. Huwag kayong mangamba sapagkat nandyan si teacher. Laban lang po tayo, mga Kabigkis. At maraming salamat po. Opo, yan, mag-photo on pala tayo, ma'am. Magpo-photo up tayo. Sige po. Photo up. Pakibukas natin po ang ating mga video para sa presentation po. Okay? Maraming salamat po. Sino po ang kukuha, ma'am? Ako na lang po. Ah, sige po. Ako po. Okay. Ipo-post natin to sa page. Hayaan natin si Doc
William, no? Siya naman po talaga ang punong tangapangalaga ng ating webpage para magiging updated po ang lahat ng kabigkis sa mga info, ang mga latest and trends ng ating samahan. So, yun na nga, nangyayahan ko ang lahat na magpatala at magpa-member, I mean, mag-like doon para updated po kayo. Sige tama, po, nasa unang panel po tayo, no? Sige, okay. Ready? Kabigkis! Yes, ready? Sabihin natin, pagkatapos ko magbilang ng tatlo, sabihin nyo kabigkis. Ready? One, two, three. Kabigkis! Okay, sa first panel okay. Po yan, ano? Sige, next panel po. Meron akong dalawang panel dito. Ayan. Sige, manatili lamang po na mag-smile. Para di natin kasi natin alam kung saan po kayong panel. Ready? Isa, dalawa, tatlo. Sabihin natin kabigkis! Kabigkis! Alright. Oh, diba? Naka-smile. Okay, tapos na po. Tabayanan nyo lamang yung inyong picture sa ating FB page. Thank you! Sir John? Oh, ayan. So, interview. Ma'am, yung panel, ma'am, 1 and 2, ma'am, no? Okay, ma'am, may 3 pa po ba? Okay na? Sige wala po. Wala na. Sa okay. Akin po, 2 lang. Muli, alright. Maraming salamat sa inyo at pagpalain ng lahat. Huwag kakalimutang magpamiyembro upang tayo ay maging magsama-sama muli sa susunod na mga gawain. At maraming salamat po at pagpalain ng lahat. Mag-ingat at sana ay masarap ang ulam ninyo. Paalam! Ingat! Paalam! Thank you po! Salamat. Okay. Maraming salamat. Nasa chat box yung evaluation form. Salamat po. Thank you. Ayan, nasa chat box yung evaluation form. Huwag kalimutan para sa certificate po. Ayan. Stop recording na po natin, ha? Ayan. Sige po, paalam. At ingat po, sana masarap ang ulam ninyo. Okay, nais ko pa salamatan mga officers na nandito ngayon ng Banwi Field. Maraming salamat po sa matagumpay na webinar na ito. Isa po itong ano patunay na kapag tayo nagkakaisa, ay marami po tayong matutulungan. Na, at isa po ito sa patunay sa inyong pinakita po ngayong umaga ito. Maraming salamat po at sana pagpalain pa po kayo ng Panginoon. At manatili po sana ang alab ng inyong mga puso sa pagtulong po sa ating mga kapag-guro. Muli maraming salamat po sa inyo. No? Wala si Ma'am Cathy. Ma'am? Nawala si Ma'am Cathy. Ayan. Mahusay po. Maraming. Okay. Nawala si Ma'am Cathy. Sana magkita-kita tayo sa face-to-face. At magtsikahan tayo, di ba? Maraming bagay tayong pag-uusapan at marami tayong matutuhan sa isa't isa. Muli, maraming salamat po at pagpalain ng lahat. Ingat kayo mga kabigkis, mga kapatid. See you soon. Merry Christmas. Aga na, di ba? And some hamni da. Ah, di ba? Thank you. Alam po, thank you so much. Alam, ma'am. Permission to leave.